Easy Double B, Super Radio 594. Dinara Alerto, servisyo totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang pinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Natin mga kapuso, alas 5:32 ng umaga. Malalimang talakayan. Matapang na panayam. Masusing paghimay sa isyu ng lipunan. Ang tandem na walang tuurungan. Double Weng sa Double B. Ang tambalan ni na Weng Salvacion at Weng de la Peña. Double Weng sa Double B. Double Weng sa Double B. Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ito na ho kami. Ito na. Buenos dias. Radyo na. TV pa. Cortesia na. Disiplina pa. Nandito na po ang Double Weng sa Double B. Buenos dias, Luzon, Visayas. At nagulat ako sa iyo. May pumapalakpak dito sa gilid. At admin na raw, magandang umaga po sa inyo. Palakpakan na, mayamang umaga sa mga taga Metro Manila. Yaho, El Bonita, Rowena, Weng Salvacion. Ano siyempre siya naman ang El Pogi, El Bonito, Weng de la Peña. Palakpakan, palakpakan. Morning na ha. Ayan, every kissing is a blessing. Dapat ito ba ang ating bungad palagi sa Double Weng? Palakpakan! Palakpakan na may hiyawan, di ba? Kahit malayo pa sweldo ha, palakpakan pa rin. Palakpakan pa rin. Para buhay na buhay. Pero kung gusto nyo ma-excite, meron na lamang tayong 305 araw bago ang Pasko. Iyon o, bonus na naman. Yeah, bonus na naman. Okay, araw ng Sabado, ang petsa ngayon, ang 24 na tayo ng Pebrero 2024. Ibig sabihin, isang buwan na lamang, Holy Week na. Naman. March 24. Yes. Ang Linggo de Palaspas. Correct. Yan. Mm. Isang buwan na lamang at Semana Santa na ho, mga kapuso. Dami ko nalunok na palaspas ng bata ako. Nalunok? Pag tinatawas ako. Nilulunok ba yun? Kasama yung si dinadurog. Oh. Tapos papainom sa'yo. Hindi nga. At tanong mo, kwento ko sa'yo mamaya na yung kwentong hindi yun. Hindi nagawa ng lola ko yan sa akin ah. Kaya nga hindi ako lumaki. Pero mo, yung palaspas na yan, edi labas lahat ng mga demonyo sa katawan. Namakabait-bait ko na. O, ito na. O, hanggang alas 6:30 tayo. Ito na muna. Narito na ang ating mga headlines sa umagang ito, mga kapuso sa Double Weng, sa Double B. Kinig na. Tigirig na. Headlines natin, murang sibuyas na ibinibenta online at pinaniniwala ang smuggled o yung mga ipinuslit sa bansa, pinaiimbestigahan na. Presyo ng mga produktong petrolyo na kaambang bumaba sa susunod na linggo. Samahan ng mga tricycle driver at operator, hiniling na magkaroon ng tricycle lane sa mga national highway. Pagbabawal sa Filipino dubbing sa mga English na pelikula at TV programs, isinusulong na isang kongresista upang matuto ng wikang Ingles ang mga Pilipino. Ang COMELEC pinapaiimbestigahan ang ulat na meron ng naniningil
ng milyong-milyong piso kapalit ng pagmamaniobra sa resulta ng 2025 midterm election. At gluttonous drip session ni Mariel Padilla sa loob ng Senado binatikos. Mr. na Senator Robin Padilla sinabing natatawa siya sa issue pero humingi rin po ng paumanhin. Yan ang ating mga headline, mga kapuso. Yan ang pakilala na buho kami. Wala pa. Pakilala na tayo. Pakilala na tayo. Ha? Ulitin mo gusto mo, mga Elbonita, five times. Elbonita Rowena Weng Salvacion. Elbonito Weng de la Peña. Ito na tayo. Diretso na ho tayo, mga kapuso, sa detalye ng ating mga headline ngayong umaga. Ang murang sibuyas. Kayo ba yung mga nakabili na ho dyan? Binibenta yan online ho ngayon, ha? Oo. Ay posibleng smuggled ho yan. O yung puslit, kaya ho mura. Ayon sa grupong Sinag. Ayon kay Jason Cainglet, Executive Director ng Sabahang Industriya ng Agrikultura o Sinag, malabong lokal na sibuyas ho yan na mabibili sa presyong 30 pesos kada kilo. Lalo't nasa 25 pesos hanggang 30 pesos ang production cost sa kada kilo ng sibuyas. Kauna nito, iimbestigahan na sa kamera ang bentahan at presyuan ng sibuyas sa merkado. Ayon kay Agri-Partilist Representative Wilbert Lee, nagay na siya ng resolusyon na layong alamin ang sitwasyon ng bentahan ng sibuyas sa mga pamilihan. Double Wings sa Double V! Oy, mag-ingat kayo dyan kasi ang sabi ng mga magsasaka at yung mga nakakamonitor ng bilihan online, bulok daw po yung mga sibuyas na nabibili. Inuuo daw po. So huwag ka na kayo bumili kahit mura pa yan. Kasi walang quality control. Tama. Diba? Samantala, presyo po ng produktong petrolyo na kaambang bumabayan sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE, 70 sentimo hanggang 70 sentimo ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Piso hanggang piso at 20 sentimo naman ang inaasahang tapyas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 70 sentimo hanggang piso ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Double Wings. Samahan ng mga tricycle driver at saka operator ho ng tricycle, hiniling na magkaroon ho ng tricycle lane sa mga national highway. Ayon kay Ariel Lim, presidente ng National Confederation of Tricycle Operators and Drivers Association of the Philippines o NACTODAP, ang kanilang hirit ay kasunod ng pagbabawal sa mga tricycle at e-vehicles na dumaan sa national road. Nilinaw ni Lim na hindi sila tutol sa mga panukalang nagbabawal sa kanila sa mga pangunahing kalsada o highways. Gayunman, nais umano nilang malinawan kung saang mga kalsada sila pwedeng dumaan, lalo't karamihan sa kanilang mga ruta ay ginawa ng mabuhay lanes. Double Wings sa Double V! Filipino dubbing sa mga English na pelikula at TV programs isinusulong po ng isang kongresista na ipagbawal sa House Bill Number 9939 ni Negros Occidental Representative Jose Francisco Benitez. Layo nito na matuto ng English ang mga Filipino at makasanayan na maging ikalawang wika ito. Sinabi niyang sa halip na Filipino dub, mas mainam na lagyan na lamang ng Filipino subtitle ang mga English movies at TV programs. Double Wings sa Double V! Diba naman yan? Pinakialaman. Sandali, ang daming problema ho ng bansa maliban sa dubbing-dubbing. Yung mga pagtitipon at kilos protesta naman. Isinagawa bago ang anibersaryo ng 1986 People Power Revolution bukas. Sa simbahang itinatag bilang pag-alala sa EDSA Revolution, iba't ibang personalidad at mga politiko ang nagsama-sama na karamihan ay may suot na kulay dilaw. Kabilang sa kanilang ipinanarawagan ang pagprotekta sa 1987 Constitution na iniwan umanong pamana ng naturang people power. Samantala, nagtipon-tipon naman sa bantayog ng mga bayani ang grupo ng mga kababaihan na tutol din sa pag-amyenda sa saligang batas. Double Wings sa Double V! Ito pa, pagsusuot ng swimwear sa labas ng beach area sa El Nido, Palawan, ipinagbawal. Batay po sa Municipal Ordinance No. 11, maaari lamang ang nasabing kasuotan kung kayo ay nasa beach o nagsasagawa ng island hopping. Ano ba yung mga swimwear, Weng? One piece or two piece? Two piece. Oo. Yan. Ako okay na sa two piece. Chicken. Chicken. Uy, layo naman na ng ordinansa. Oo naman. Swimwear na. Pag kayo po yung bakit ba? Mag-sunblock kayo ha kung kayo magsiswimwear. Gaano man kalaki yan o kaliit. Bakit ibagbawal?
E basta, kasi may iba na kahit wala doon sa beach area, halimbawa nasa mga restaurant, wala kahit malapit sa beach, eh naka-swimwear. So baka hindi sanay yung mga tao, di ba? Parang may, yung sensitivity naman natin, pairalin din minsan. Eh, doon sa Amerika, kahit saan, may mga... Sa Boracay nga dati, pwede ang nude ngayon, bawal na, di ba? Yun ang bawal. Exactly. Kasi mga bata, hindi na ho yan dapat. Kaya, layon daw po na ordinasya na maprotektahan ang kultura at religious values ng komunidad at ang sinumang lalabag sa nabanggit na ordinansa ay papatawan ng kaukulang multa o parusa. Double Way sa Double B. Alas 5:41 ng umaga, radyo na. TV pa. Courtesy yan na. Disiplina pa. Layo pa eleksyon. Hindi, actually, malapit-lapit na rin yan. Sa Oktubre, marami namang paparamdam yan. Mm-hmm. Eh, may mga alok umano ha. May mga alok na pagmamaniobra ng resulta sa 2025 midterm elections kapalit ng pera. Yan ay yung pinaya pa iimbestigahan na ng COMELEC. Batay ho kasi sa report mula sa COMELEC field offices, may mga personalidad na umanong kumakausap sa mga balak kumandidato para matiyak ang pagkapanalo nila. 100 million pesos ang singil sa mga kakandidato bilang governor, 70 million pesos kung sa kongreso, at 50 million pesos sa pagkaalkalde. Paano yan? Saan ka kukuha ng ganong kalaking pera? De, paano sila? Ba't ino-offer nila yan? Paano diba? Nila masisiguro na mananalo? Higit sa lahat, sino ang nag-o-offer? Yun. Yan. Diba? Kasi mga politiko, magagawa ng paraan, ahanap ng pera yan. Pero sino yung nag-alok? Yan. Dapat malaman yan. At maikulong. Kung meron ng mga offer na ganito, baka dati pa meron ng ganito. Diba? Hindi. Sa akin naman, Weng, Diyos ko naman, yung ating ng eleksyon, never na nagkaroon ng walang duda eh. Tantanan yun ha. Ngayon, maraming magdududa niyan. Kalat na umano ito ha, sa Visayas at sa Mindanao, at may ilang kaso na rin ang naitala sa Luzon. Double Way sa Double B! Gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob po ng Senado, binatikos po yan sa isang Instagram post na burado na ngayon. Ipinakita ni Mariel na nagpapagluta drip siya habang nasa opisina ng kanyang asawa na si Senator Robin Padilla. Ayon kay Senator Nancy Binay, chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, nakababahala umano ang IV procedure ni Mariel dahil ginawa ito nang walang abiso sa klinik ng Senado. Mismong DOH at FDA na rin umano ang nagsabi na bawal at hindi ligtas na gumamit ng gluta drip. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Mariel. Natatawa naman sa isyu ang asawa niyang si Senator Padilla, pero sa isang pahayag, humingi rin siya ng paumanhin kung may nakita mang masama sa post ng kanyang asawa. Wala raw po itong intensyon na mangbastos. Double Way sa Double B! Dalawang ipinuslito na Bugatti Chicharon. Gawin nyo ng chicharon yan. Gawin nyo ng chicharon yan. Gusto ko makita na, ano mo yung ginagawa dati sa customs sa mga luxury vehicle? Yung Bugatti Chiron sa bansa, iniinalang pagmamayari ho ng mga Pogo firms. Sinabi yan ni Senador Sherwin Gatchalian, batay umano sa mga nakuha niyang impormasyon. Nako, Pogo na naman. Kaya ito ang muli niyang panawagan. Siya'y nananawagan na tuluyan na ipagbawal ang Pogo sa mansa. Double Way sa Double B. Samantala, isa pong guro sa Cebu City iniimbestigahan dahil sa pananakit sa kanyang 14 anyos na estudyante sa loob ng Silid, Aralan. Sa viral video, makikita ang guro na dalawang beses na sinipa sa sikmura ang kanyang estudyante. Humingi naman ang paumanhin ang guro at inamin ang ginawang kasalanan. Pero iginit po ng Department of Education na zero tolerance ang kagawaran sa anumang pangklase po ng pamamaltrato sa mga mag-aaral. Double Way sa Double B! Samantala, ito isang tao sugatan ng mag-araro ng mga motorsiklo ang isang truck sa San Pedro, Laguna. Batay sa kuha ng video, makikitang nagbigaya ng dalawang truck para parehong makadaan sa kalsada. Pero pag-usad ng truck sa kanan, inararo nito ang mga kasalubong na motorsiklo. Nadakip naman ho ang driver ng truck na napagalamang hindi otorisadong magmaneho ng truck. Sa salaysay ng driver sa mga pulis, imbes na preno, accelerator ang naapakan nito, kaya umabante. Yun. Double Way sa Double B! Narito muli ang ating mga headline ngayong umaga sa ating Double Way sa Double B. Purang sibuyas na ibinibenta online at pinaniwala ang smuggled o ipinuslit sa bansa, pinaiimbestigahan na. Presyo ng mga produktong petrolyo na kaambang bumaba sa susunod na linggo. Samahan ng mga tricycle driver at operator, hiniling na magkaroon ng tricycle lane sa mga national highway. Pagbabawal sa Filipino dubbing sa mga English na pelikula TV programs, isinusulong na isang kongresista upang matuto ng wikang Ingles ang mga Pilipino. COMELEC, pinapaiimbestigahan ang ulat na meron ng naniningil ng milyong-milyong piso kapalit ang pagmamaniombra sa resulta ng 2025 midterm elections.
Gluten rip session ni Mariel Padilla sa loob ng Senado binatikos. Mister na si Senator Robin Padilla sinabing natatawa siya sa issue pero humingi rin po ng paumanhin. Yan, unang bahagi ng ating Double Wang sa Double B ngayong umaga ho, habang kayo po'y mga nagkakape na ho dyan. Ano bang masarap na kape sa umaga? Barako. Barako. Yung amoy pa lang. Yun. Gising na gising ka na. Yun. Yeah. Meron din mga decaffeinated, mga ganyan. Oo. Pero pag decaf, may kailangan kasi pag decaf. Ah, ganun. Kailangan yung hindi ka, wala kang caffeine sa katawan. Dapat mag-decaf ka. Kaya lang iba lasa, di ba? Ano mas masarap? Decaffeinated o di ka pinili? May caffeine. O di ka pinili? Di ka pinili. Doon ako na sa decaf. Di ka pinili. Abalik ko kami. Elora, alas 5:46 na o ng umaga, mga kapuso. Radyo na. Radyo TV na. Pa. Kortosiya na. Disiplina pa. Double way sa Double B. Sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Balik tayo sa Double Weng sa Double V, alas 5:48 ng umaga, radyo na. TV pa. Anong ulam nyo ngayong umaga? Meron ba breakfast yan na manok, itlog? Ano oo, itlog palagi. Itlog palagi. Kasi yun ay murang, ano ba to, source ng protina. Protina, yan. No. Yan. Pampalakas ng katawan higit sa lahat ay pampadagdag ng muscle sa katawan nyo. Lalo na pag nag-workout kayo. No. Pero tandali ha, baka yung ating mga manok naman na nagbibigay sa atin ng itlog, hirap na hirap na sa El Niño. Baka wala ng laman yung manok. Kumustahin natin ang lagay ho ng mga manok at saka mga manukan sa unang ating talakayan. Dahil ang El Niño, epekto na El Niño plus syempre sa kanilang negosyo dahil manabalitaan tayo, Weng, sakit sa puso. No, naka-chat ko si Sir Joji kahapon. Dami na rin nagsasarang poultry ngayon. Na manukan. Oo, binibenta na yung mga farm. Gusto mo bumili ng farm? Farm? Ba't mo nabibenta? Bili ka kay Sir Joji. Meron talaga, may nagbibenta ng farm ngayon. Pagkwentuhin mo siya, yes. Ang mahal niyan. Sige, alamin natin. Sa linyo natin ang chairman ng United Boiler Racers Association of the Philippines at ng Philippine Egg Board, si Sir Gregorio San Diego. Ginoong San Diego, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Weng, sa Double B. Good morning po. Magandang umaga sa inyo, Double Weng, at magandang umaga rin sa lahat ng taga-subaybay. Hindi po kami bibili ng farm, wala kami pambili, itlog lang. Hindi na kayo nagbebenta. Bakit ba? Ba't nagbebentahan ba talaga ng mga manukan mo ngayon? Napakahirap pag pumasok sa negosyo ng ito, broiler, lalo na sa broiler. Uh-huh. Napakahirap pumasok dahil sa dami ng mga batas na ini-implement yan ng mga local government. Uh-huh. Matagal na nag-umpisaan. Merong siguro bago pa mag-COVID, depende sa local government, meron kami membro sa Quezon. Isang taon pa lang yung kanyang farm, pinasara na. Uh-huh. Dahil may mga violation? Ang sinasabi lang, oo. So may kwan yan? May odor disturbance na sinasabi? Pollution. Oo. Ang problema, hindi lang naman sa poultry nang gagaling yung langaw.
sa ano para sa kaalaman niyo nung February 5 umattend kami ng pagpupulong sa Nueva Ecija kasi humingi ng tulong yung mga miyembro namin doon. Nagpapulong yung governor at para malinawan yung kung ano yung nangyayari kasi alam mo ngayon sa sobrang higpit ng mga local government bago ka palang magkarga ng sisiw, hihingi ka na ng permit. At yan, paghakot na ng manok mo, hihingi ka pa rin ng permit. Ganyang kahirap. Eh, so, ibig sabihin nun yan, sa mga lokalidad ho, talagang bihira na na dapat may kalapit ho ng mga nakatira. Bahay. Dapat malayong-malayo kayo sa komunidad na maraming nakatira. Eh, ang problema, ano, Weng, kami naman na nauna sa mga lugar eh. Ayun, ang sumusunod yung mga bahay. Mm-hmm. Kasi kaya nga yung karami sa amin, ayaw na ng mga farm-to-market road. Kasi i-develop mo yung isang lugar doon kung magtatayo ng poultry, malayo sa mga kabahayan, gagawa niya yung daan sa konkreto, kasunod mo na yung mga bahay. So pagkatapos ng ilang panahon, ikaw na irereklamo, tanggal ka doon sa lugar na pinaganon. So ang dapat pala, parang planning yung dapat ng zoning, kumbaga, ng local government pa lang. So, iiwas na yun doon. Yung land use act ang sinasabi namin, para kahit pa paano, may security of tenure kami kung ilang taon yan ibibigay para hanggang sa mabawi namin yung kapital. Yung land use na yan, pwede bang i-describe dyan na kung meron ng manukan dyan at nauna ho ang manukan ho dyan, dapat may area dyan, dapat hindi na ho gawing subdivision o gawing pang tirahan? Dapat ganun. Ganun ang nangyayari ho. Kasi malaki investment ito. At hindi mo mababawi. Kahit, yung sinasabi ko, kahit magtanong kayo sa mga banko, halimbawa sa land bank, sa DBP, ilan ba yung may problema doon sa mga account nila na nagtayo ng mga bago, moderno mga poultry? So yung, ang dami niyan. So maliban doon sa marami po ang nagsasara, dahil na sa higpit ng mga ordinansa o mga panuntunan sa lokal, maliban po doon, hindi kayo nakakabawi sa inyong investment? Ah, hindi, lalo na ngayon. Hindi ka na nga kumikita. Oo. Eh, higpitan ka pa ng ganyan, bakit ka papapasok? Kasi ang ano sa ganyan, mababa ng presyo ng live. Ang lalayo na ng lugar na napuntahan na pinaglagyan ng mga poultry ngayon, eh ang kalaban mo talaga numero uno dyan, imported eh. Kaya hindi kumikita halos ngayon yung mga poultry. Pagkatapos gaganyan pang kahirap. Kaya ang sabi namin sa mga miyembro namin doon sa Nueva Ecija, eh umalis na lang kayo dyan kung ganyan kalaki yung problema nyo. Madali bang makahanap ng ibang lugar na malilipatan? Madaling makahanap ang problema, Weng, ganun niya, i-develop yung lugar, may miyembro kami dito sa Laguna, pinadevelop niya yung kalsada, nagpunta siya sa may dakong bundok, eh nung gumanda yung kalsada, sumunod yung bahayan, wala na siya pagka, ano, yun ang ano eh, ang nire-regulate itong negosyo, pero yung housing hindi naman regulated. Gaano na po karami nagsipagsara ng Broilers Farm, Sir Georgie? Ah, marami na. Yung mga nagtayo, ang karamihan dyan yun, pinapapahan na lang. Kasi ayaw na nila. Hindi na kaya i-maintain yung negosyo. Hindi na kaya i-maintain yung negosyo na ano. Malaki din investment. Isang bagong structure, yung isang building na bago na broiler, yung 40,000 capacity, ito yung tinatawag na tunnel vent. Nasa mga 15 million yan eh. Building pa lang eh. Opo. Eh, anong epekto niyan ngayon sa produksyon? Sa pangkalahatan po ng industriya ninyo. Eh, yun ang ganyan lang. Ano, hindi mo maipo-project. Halimbawa, kasi yung halimbawa kung mag-aalaga ka naman o 40,000 na isang building, kung tatlong building yan, ang gano'n mo dyan, edi 120,000 yung kailangan mong sisib. Naka-schedule na ilang buwan na yan. Ini-schedule mo yan kasi malaking volume yan eh. Ang problema, kung dadating na sisib mo, pagka hindi ka binigyan ng loading permit, hindi mo maikakarga. Ba't hindi kayo bibigyan ng loading permit? Eh, depende sa kanila eh. Nasa ano yan ng local government eh. Kung ano man yung reklamo o kung ano yung makita nila. Ang nakakatawa, yung umattend kami doon sa Nueva Ecija, yung mga namamahala doon sa local government, parang hindi naman lubos ang kaalaman sa pagmamanukan. Na gumagawa sila ng mga ganyan regulation na hindi naman nila pinag-aaralan ng school. Kamukha niyan, pagkakakutin yung manok mo, ibibigay lang sa'yo sa isang araw, 10 parang hauling permit. Opo. Eh, hindi mo pa uubusin yung laman ng isang bahay sa 10 permit. Hihingi ka na naman ng panibagong permit. Pupunta ka sa governor's office, sa mayor's office. Napakalaking trabaho. At ang sabi nga namin, pag hinold niyo yung hauling, eh lalong magkakaproblema sa langaw. Kasi tatagal yan eh. Tatagal. Oh, mabababad. Yun ang hirap. Ano ito, eh?
kahapon, tumawag isang member namin sa Visayas. Sa Ormoc, ginagawa na din daw yung ginagawa sa Nueva Ecija. Mm-hmm. So, magkakapare-pareho yan. Magagayahan yung mga local government. Kumisan, wala naman sa scientific basis yung ginagawa. Talagang pahihirapan yung negosyo. Ang mangyayari, aasa na lang tayo sa puro imported. Mm-hmm. Oh, pero, namin na pwede mangyari. Pero yung local production natin ng itlog, wala na. Meron ding hihina. Mababawasan. Hindi, pagka ganyan din, pagka nadamay na rin yung itlog, kasi ngayon, ang broiler kasi, 10 buwan lang, mahahang muna yung mabilis ang pumagas, ano, ang cycle. Mm-hmm. Yung itlog, yung ano, mga taon ang, ang inaabot na inahin manok bago mo mailabas. Pero ganun din. Kailangan, hihingi ka din ng permit bago ka magkarga ng manok. Mm-hmm. Ano ba ho? Pagbebenta mo yung mga hindi na nangingitlog, hihingi ka ng certificate of acceptance ng mga bawat barangay na pagdadala. Mm. Kasi naibebenta yan eh, yung mga nangulag na naman. Dami yung kinakaharap ng problema. Ang hirap eh. Samantalang yung mga imported, ang isang permit lang, certificate of meat inspection lang, ang certificate of meat importation lang, ay papakita mo, okay ka na. Mm-hmm. Bakit may bias na gano'n, Sir Joji? Bakit po may bias na gano'n? Yun ang hindi namin malaman kasi ang inaano namin, ang Department of Agriculture, ang mandato niya, payabungin at pakitain ng mga local farmers, di ba? Kaya ang problema, ang yumabong, yung mga importers. Eh, pero sa isang manukan, partner, Santiago, gaano karami ang mga empleyado ho ninyo dyan, mga manggagawa, para sabihin na significant naman ang kontribusyon sa pag-empleyo ng mga manukan, mga farm? Yung conventional, marami. Kasi sa bawat 8,000 manok, ito yung tao dyan na nag-aalaga. Ilan? Pero yung mga, 10,000? Pero yung mga bagong, 10? Mga 8,000. 8,000 isang tao. Mm-hmm. Pero yung mga bagong building, yung 40,000, isang tao lang yan kasi automated dyan eh. Pero marami din. Ang ano dyan, ang maraming effect dyan, may ginawa ako dyan pagka nagkaroon ako ng pagkakataon, ipapadala ko sa inyo. Mm-hmm. Kasi yung ang naapektuhan niyan yung allied industries. Yung mga nagpo-produce ng sisiyo, hindi, pag nag-import ka kasi ng manok, hindi ka na bibili ng sisiyo. Kasi yung stress chicken na yun eh. Yung ready feed, na. Ready yung to sell. Yung feed na kinakain yan, yung mais na kinakain ng mga yan, yung mga biyahero, kahit yung mga nagtitinda ng mga ihaw-ihaw, wala yan. Kasi fully dressed yung mga dumadating at saka leg quarters, karamihan. Ang dami na nawawala ng negosyo, pati yung nagtitinda ng mga gamot, vitamin, mga bakuna, nawawala lahat yan. Pero yung problema na yan ay naiparating nyo na kay Secretary Chu Laurel? Ano po ang sabi niya sa inyo? Kahit ng mga karating pa, pag-aaralan, gano'n naman palagi eh. Opo. Baka hindi pa tapos ang pag-aaral. Ang tagal na eh. Panahon pa ni Secretary. Dami nilang panahon para mag-aral, Sir Joji eh. ang mahirap, baka hindi talaga, yun ang inaano namin. Kasi ang pananaw namin, itong local agriculture, kumbaga sa ano, trabaho ito para sa Department of Agriculture. Eh. Kasi yan ang mandato talaga niya, tulungan eh. Yung mga importers, yan ang nakapagregalo doon sa mga tao. Hindi kaya ang tino ng mga LGU, wala naman tayong problema sa supply ng manok eh. Kaya okay lang, humipitan namin yung mga mismo mga small farmer na nasa lokalidad ho nila. Hindi naman ho, di ba? Hindi nila pinaproblema yan, yung supply. Alam mo, nung ano pa yan, 2016 pa yan, nauna yan sa bawang, kung natatandaan nyo. Umabot ng 300 ang bawang. Opo. Ganun talaga, no, pinapasa tayo. Ngayon, alam mo kung ilan na lang production natin ng bawang? 5% na lang. Local na production? Saan na lang ang total demand. Pure imported na. Yung sa production po natin ng manok, yung production natin ng manok, gaano kalaki yung binaba? Dahil sa ganitong problema na nabanggit ninyo. Okay. Ang in-import natin na nitong nakaraang taon, 426 million kilos. Wow. So, sabi ng USDA, yung US Department of Agriculture, sa tingin nila, ang in-import natin, 520 million. So, dyan mo makikita, yung pagitan niya, yung diferensya niya, malamang yun yung mga smuggle. Okay. Napakalaki pa rin yung smuggle. Pero gaano kalaki yung binaba ng production nyo?
sa manok. Umaatras na ano, madami nang nagsara, kahit malalaking kumpanya. Opo, may meron wala kayong figure, Sir Joji, halimbawa 5% ba yan, 20% ng dati ninyong production? Basta yung pag kung ano, idinadami nung imported na manok, yun ang iniatras. Ayun, so halimbawa, 420,000 million metric tons. 26 million. Oh. Ano yan, 3.7% ay tinatas na imported natin. So ganun kalaki ang mawawala. Oo. Pero hindi tayo magkaka-shortage kasi may import, no? Hindi tayo magkaka-shortage. Eh, gano'n naman ang ginagawa eh. Inaasa lang tayo sa import. Ilan lang yung kumikita. Opo, yung mga apektado, yung mga small farm owners to, no? Yung mga maililit na mga manukan. Hindi yung mga commercial. Alam mo, anong malaking problema? Mawawala na tayo ng mga farmers. Ayun. Kasi ang mga anak namin, ayaw na manahin yung aming hanap buhay. Yes. Kasi alam mo, yung mga anak namin sabi, ba't kaya nagtsatsaga dyan? Sabihin na lang. Very stressful yan, di pa kayo kumikita. But, alam mo, yung generasyon namin, opo, medyo matyaga eh. Kahit nalulugi, ito ang hanap buhay natin eh. So, yung mga anak namin, millennials eh. Sabi so, Joji, yung epekto po ng El Nino sa inyong industriya, meron kasi may naitala, na may report na may nangangamatay ng mga manok sa ilang farm? Hindi masyado ngayon. Hindi pa, alright. Parang ngayon ang mga poultry houses ngayon, yung tunnel vent, parang naka-aircon. Okay. So okay naman ang ventilation. Sa production po ng itlog, ano ba, dumakas na ba ang demand o lugi pa rin kayo pagdating sa bentahan ng itlog? Ah, oo, mababa pa rin ang presyo. Magkano po ang average? Yun naman ang problema. Ang average ngayon, ang small, 4 to 5 pesos. Ang medium, 5 to 6 pesos sa mga farm. Uh-huh. Pero sa mga, kahit sa inyo, mga 8.50 pa rin, ganun pa rin ang bentahan eh. Ganun naman lahat ng agricultural commodities eh, di ba? Sibuyas. Mababa diba, sa farm gate. Mga 30 pesos na lang sa farm gate, 70 pesos, 80 pesos pa sa retail. Ganun naman lahat eh. Okay, sir. Sana ho'y mapakinggan kayo, ano? Ng DA sa mahanap ng solusyon ito kaya, sa mga LGU. Kaya nga kahit maaga, basta may gusto mag-interview. Opo. Eh, ang laki ng tulong na nagagawa niyo sa amin kasi napaparating namin sa mga kababayan natin. Opo. Sa ating mga mamimili. Kung ano nangyayari talaga. Kasi kadalasan pag mahal sa palengke, sasabihin, ang laki ng kinikita ng mga kaya nga dumami ng dumami yung poultry. Kala nila, ang ganda negosyo eh. Pero at least matyaga pa rin. At saka kung suswertehin tayo, baka marinig din ang Department of Agriculture kung maaga silang gumising. Marinig po nila ito. Kasi aga ng mga manok na gumising ang mga yan. Salamat, Sir Gregorio. Sir Joji, thank you, ha? Sige, maraming ingat salamat. Ingat po kayo, salamat. Okay. Ang chairman po ng United Broiler Racers Association at ng Philippine Egg Board, si Ginoong Gregorio San Diego, na mga matsatsaga pa rin, ha? Kahit nalulugi na nalulugi sa negosyo. Kailangan ng Pilipino. Babalik ko tayo. Elora na ho natin, mga kapuso. Elora. Tatlo na hong minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Radyo na. TV pa. Portesia na. Disiplina pa. Double Way sa Double V.
sa Double V. Kasama sina Weng Salvacion at Weng De La Peña. Balik ho tayo sa Double Weng, sa Double V. Simon Samson, no, nakikinig sa atin. Bibidido sana siya ng farm partner sa Batangas. Simon. Sige naman. Bakit ayaw mo? Simulan mo, Kuya Mon. Good luck. Bibili kami ng manok mo at saka itlog kung meron. Ha? Deliver ka doon sa bahay ni Weng. Si Sir Ed Montilla. Sir Boss Ed, magandang umaga sa iyo. Ha? Yan, Montilla na nakikinig rin sa atin. Sama na natin si Emerlinda Safra. Maganda. Sa ano, Bambang Market. Kumusta po kayo dyan? Mga ukayan dyan at saka matinda sa palengke. Kumusta po kayo? Si Daniel Valdez, andyan na rin. At saka si ma... Sino to? Si Prof. Willie Perez. Of course. Hey, Willie, kumusta ka na? Happy at birthday kay Juvie Taperla. Kapatid ni Mona. Kapatid ni Mona. Yes. Na happy birthday, Juvie. Nilupak. Yun, diba? Tinago ko yung si nilupak. Si Carlos Capili Miranda at saka si Walalang. Yung Walalang. Thank you, Walalang. Good morning. Dito muna tayo kay Mau de la Cruz. Ito, ha? Pagbabantay sa mga vape shop. Tingin pa ng DTI. Pero ang epekto ng vape, paano? Sino magbabantay niyan? Di ba? Nung nakausap natin, dami yung mga... Ang sabi po ng mga eksperto, pulmonologist, ang vape ay kasing sama ng epekto na sigarilyo o baka nga mas masama pa. Tama. So, ingat kayo sa mga choices niyo. Mga nagkukonsulta sa kanila, may mga minor de edad. Minor de edad, maraming minor de edad. Kasi akala nila, cool. Ang umuusok na napakarami dahil gano'n ang vape, di ba? Mas mausok kaysa sa Yossi. Yes, may flavor kung saka tawag nila doon or scent. Yes. So, Mau, di ba? Magbabantay lang ang DTI daw. Mau de la Cruz, Mau, pasok! Mau? Mau de la Cruz. Yan na. Hinabantayan nata si Mau. Ito, hindi yan nag-vape. Ito, malinis yan, malinis. Clean living, ika nga. Nag-jogging yan, lumalakad yan mula dito hanggang dun sa... Pag pumapasok, NLEX. Lakad lang. NLEX. Oy, mamaya pag-usapan natin, NLEX, SLEX, baka may mga napapansin kayo dyan, mga dumadaan nun, mga e-trike, e-scooter? Lahat mga na. Lahat ng e. Malibas sa mga sedan, mga kotse, ibang sasakyan na e. Electric. Ibang, kailangan ho natin i-regulate yan? Hindi natin siguro pagdaraan sila sa mga LXS-Lex, hindi sila papapasukin sa toll. Siyempre. May nag-viral kamakailan eh. Bawal nasa yun. SLEX, diba? Bakit pinayagan ng mga yun. Security doon? Balikan natin si Mau de la Cruz. Pagbabantay sa mga vape shop, paiigtingin daw po ng DTI. Mau. Mau, pasok! Yan. Nakabukas eh. Ayun. Ay, pumasok na. Ayos. Okay, ya. Pasok. Mga shop. Okay, ayan. Ito, double wing. Ito, paigtingin pa nga nag-Department of Trade and Industry o DTI yung pagsubaybay sa mga vape shop upang matiyak na mga restriction o paghihigpit sa pagbebenta ng vaporized nicotine at non-nicotine products lalo na sa mga minor de edad ay ipinatutupad. Nito nga Pebrero, 69,000. Nawala si Mau. Nawala. Nakita ko yung video kanina sa radyo na TV pa, yung lalaki nagbe-vape. Pagbuga niya, parang may ulap na, gumagawa siya ng ulap Parang pag nagsama-sama sila, parang may sunog sa paligid. Sa lakas ng usok, di ba? Sa lakas ng usok ng vape, nawala si Mau. Kung ang mga tauhan ng DTI, magbabantay talaga, seryoso dito. Paano magbabantay? Punto po kayo sa mga communities, kasi nandun yung mga tindahan Sa mga barabaranggay, nandun ang vape shop na magdamag 24 hours ang operation. Vape shop ha, hindi bake shop ha. Vape. Ayan, sige, Mau, pasok na. Double wing. Nitong Pebrero nga, ayon sa DTI, 69,976 na online tindahan at 916 physical stores ang kanilang nasubaybayan. Sa Rabang Itabi lang, 269 na physical stores ang naisyuhan ng DTI ng notice of violation at show cause orders na nag-uutos sa kanila magsumite ng written explanation sa loob ng 48 hours mula sa pagtanggap nila ng notice at show cause order. Bukod pa rito, double wing, 62,738 online stores ang natuklasan na hindi rin sumusunod ang kabilang sa padadalhan ng show cause order. O narito nga, nakipag-ugnayan ng Department of Trade and Industry sa United Union of Local Authorities of the Philippines sa pagpapataas ng kamalayan sa masamang epekto ng vape sa mga minor de edad, kabilang ang illegal na pagbebenta ng produkto, layong epektibong maabot nga ang mga minor de edad, nakatuon ang ulap sa pag-oorganisa ng mga programa na magpapataas ng kamalayan ng publiko at magpapalalim ng edukasyon sa masamang epekto ng vape.
Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Salamat, tama. Sa mga epekto, pero patuloy na pinabebenta. Diba? parang sigarilyo alak, yes. Alam natin. So it's a personal choice. So correct. Nasa inyo na ho yan. Tama. Kontrolin nyo na lang. Bantayan kung sino mumibili. Dapat na yung mga bata, bawal ho talaga. Yes, babalik ho kami. Elora na ho natin. Elora. Alas 6:10 ng umaga na, mga kapuso. Radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Double Ways at Double V. Ways at Double B. Sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Hoy, Sabado, Sabado, Sabado! Sa Double Weng, sa Double B. Of course! Yun, yung hanggang mga 6:30 po ta. 6:30 tayo ng umaga. Yeah. Yeah. Kadang umaga sa mga maaga ang gising ngayon. Tahimik kasi Sabado, weekend na naman. Tama yun. Tahimik ang pamumuhay. Samantalin niyo po yung chance na kayo makapagpa-recharge ng inyong recharge energy. Recharge, yeah. Right? Pero yung iba, ha, tahimik yung pamumuhay sa umaga. Mamaya darating ang best friend nila. May dadadalang chismis na naman. Yeah. Gulo ng buhay. Gulo na. Tandali muna, maglalaba ako eh. Oo. Maglilinis muna ako ng bahay. Dilime, chika. Yan. Ganun na, di ba? Ganun buhay natin, mga Pinoy. Nagpagluta drip sa Senado. Chismis na, di ba? Hindi, mas matindi. Yung iba ho talaga, yung talagang personal na... Oo, di ba? Yung kapit-bahay, minsan kamag-anak nila, pinag-chismisan eh. Di ba? Ganito, ganyan. Yan ang Pinoy. Yan ang Pinoy. Kahit saan may puntuhan, may chismis, di ba? May kapit-bahay ka, may chismis. Oy, magwan na lang ho kayo, magbisita iglesia. Marami nang nagbibisita iglesia ngayon, ha? Pwede na simulan pa yan. De bus-bus pa, umiikot pa. Ha? Galing pang ibang probinsya. Hindi, ang maganda doon, para makatipid kayo, kung magbibisita iglesia kayo, tapos meron kayo mga kaibigan na same ang gusto, mag-pool na lang kayo na sasakyan, mag-share kayo sa gasto, sa gasolina, sa pagkain, may bonding pa kayo. Huwag lang ho kayo gumamit ng e-trike o scooter sa mga national road. Yes. Dahil pag-uusapan na natin yan ngayon at nasa linyo ho natin ang Pangulo ng Automobile Association of the Philippines, si Ginoong Augustos Ferreria. Yan, tama. Ganda ng pangalan ni Sir. Nalagang Espanyol. Parang sarap. Tisoy na tisoy kayo, Sir Augustos, di ba? Good morning po. Live kayo sa Double Wing, sa Double B. Magandang umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga, Weng and Weng. Yan, thank you. Okay, ano po muna ang take ninyo dito sa... Una muna, magte-take off ako doon sa motorsiklo, Sir Augustus. Kasi kahapon, nakausap namin si Ginoong Ariel Lim. Tricycle. Siya po yung... sila humihingi din na magkaroon ng sariling motorcycle lane sa National Highway, ang mga motorsiklo. Kasi daw nawala na sila... Tricycle. Kasi nawala na rin po sila ng pwesto doon sa mga side streets na dati nilang pinagaharian. Ngayon daw ginawang mabuhay lane. Ano muna ang take doon ng Automobile Association of the Philippines? Alam mo, medyo controversial yung bicycle lane kasi walang
Kasi halimbawa, ang kalsada, dalawa ang linya, dalawa ang lane, ano? Tapos binigyan mo ng tricycle or bicycle din yung isang linya, hindi naman kalahati na ibibigay mo dun eh. The moment naglagay ka ng bicycle lane dyan, eh pinabigay mo na yung buong linya na yan. Ang ibig sabihin nun, eh di yung mga ibang sasakyan, bus, trucks, auto, eh one line na lang, one lane na lang yun. Kasi wala namang autong one half lang eh. Yeah, tama, oo. Diba? So, ang panukala, ang tingin ko dyan, ano, dapat yan. Pagka gusto mong magbigay ng daan para sa mga bisikleta, motorsiklo, or tricycle, shared lane, hindi kanila lang. Hindi solo. O, hindi solo. So, yung, shared lane. Yung bicycle lane, anong proposal nyo ngayon? Ay, pintahan nila ng ibang kulay yung isang linya, kasi dalawang linya, ano. Okay. Yung isang lane, may kulay yan, pero shared lane. Meron so, lang tayong mga batas na kung magbigayan kayo dyan, nandyan yung tricycle, nandyan yung bisikleta, nandyan yung motorsiklo, pati auto. Pero yung auto, pag nandyan ka sa loob, huwag ang tatakbo ng mahigit na 20 kilometers per hour. So, yung mga bike lane natin, gawin na nating shared lane. Shared lane, no? Kasi wala namang, pag binigay mo yung kalahati ng kalsada, eh wala namang makakadaan na auto na kalahati. Pero hindi po, ba, patagilid. Hindi po ba delikado kung kaya nagkakaroon ng bicycle lane kasi mas vulnerable sila sa panganib kasi nga maliit sila, manipis sila, bukas na bukas yung driver sa panganib. Kung gagawin mo shared lane, di binukas nila natin sila sa mga disgrasya po sakali. Yung mga malalaking sasakyan dapat pag ginamit yung shared lane, mabagal. 20 kilometers per hour lang ang takbo dyan. Pwede ka makigamit dyan, pero kung malaki ka, hanggang 20 lang. Ang problema natin sa bicycle lane ay hindi na poproteksyonan ang nagbibisikleta o nagmumotor o nasa tricycle dahil wala namang barrier. Oo nga. The only way to protect the motorist there would be to put up a barrier. Ngayon, for as long as kahit napintahan mo yan, pero barrier. Walang barrier yan. Ay, sasagasaan yan. So, dapat may barrier? Yung shared lane? Oo. Dapat may barrier. Okay. No? So, kahit pa halimbawa, shared lane yan, dapat may barrier pa rin? Ah, hindi. Mahirap gawin yung barrier. Linawin ko lang. Dapat ba, practical ba yung panawagan na magkaroon ng motorcycle lane sa National Highway? Mahirap yun. Alam mo, marami aksidente sa highway. Tricycle lane. I'm sorry. Pag sinabi mo kasing National Highway, ang speed limit niyan, 80, no? Pagka nilagay mo ng tricycle dyan, hindi nakakataas ng more than 60 kilometers ng tricycle. Iban, mas mabagal pa eh. Anong effect niyan? Nakakagip. Kasi yung mas mabilis na takbo na sasakyan, kahit na tumatakbo ka din, 30 kilometers ka, tumatakbo na 80 yung isa, eh para nakatigil ka din noon, pag nahagip ka doon, laki aksidente. So maliban sa posibleng disgrasya na idudulot nito, pwede pong magpalupit siya ng traffic lalo sa Metro Manila. Lalo na. So, ano yan, talaga sa totoo lang, hindi naman talaga pwede ang tricycle sa National Highway because of the speed. Second, visibility. Madalas yung mga yan, walang ilaw. No? So, ang ilaw lang, yung sa motor, pero yung katawan, wala. No? Lahat ng mga panukala na ito kasi na ginagawa nila, isa lang ang objective niyan eh. Safety. Eh ngayon, sir, yung ito naman, yung mga naglipa ng e-scooter, electronic bikes, yan yung problema na rin ngayon kasi dumarami. Minsan dumadaan ng e-scooter, dumadaan. Ang tabi niya, mga tutubi, ano? Kasi tutubi. Yung alamit saan dadapo yan eh, kasi X yan, ano? Panahon na ba para ma-regulate yan? Kasi wala masyadong regulasyon dyan ng gobyerno, kahit ang LGU, wala eh. Nung naka-short pants pa ako, no, kahit na bisikleta, may plaka. Oo nga. Noong ano, 1950s, 1960s, 70s, may plaka yan. Ibig sabihin, bakit? Kailangan rehistro mo yung sasakyan mo kasi ang obligasyon ng gobyerno, i-regulate ang mga gumagamit ng kalsada. Diba, halimbawa, itong kalsada na ito, hanggang 1,000 lang ang pwedeng dumaan dito, hindi siya pwede magpalisensya ng 10,000 sasakyan. Magkakarambul-rambulan yan eh. Pagka walang rehistro, walang control. So ibig gusto niyo bang ibalik yun? Na pati bisikleta, lahat na nang dumaraan sakali, naka-register.
Register. Pangalawa, pag under-register yan, eh, kailangan nyo nagmamaneho may lisensya. Correct. So, makikita mo ngayon na nag-aral magmaneho sa kalsada yon. Eh, sandali muna, Sir Augustus. Pag nirehistro mo ang bisikleta, pati ang nagbibisikleta, pati kailangan may lisensya. Kailangan may lisensya ka. Ah. Diba? Kasi ang MMDA nga, hirap dyan eh. O, paano nila titikita niyan? Eh, walang lisensya yung... kanino nila i-issuehan yung ticket? Diba, pwedeng wa... mo hanapin yan. Mm. Kaya nire-register ang tao sa paglilisensya para kung may kasalanan ka, mahanap ka nila. Mananagot. Mapadala sa'yo yung ticket sa bahay. Halimbawa, ano? Eh, kung di nila alam sa ka nakatira, pwede mo sabihin si, ano ka si Juan de la Cruz ka, wala na. Mag-fake ka na identity. Alright. Halimbawa, sabi nyo kaya kailangan may registration para nakukontrol pati yung dami ng sasakyan na nire-registro ng isang tao. So, kailangan kalinsabay po ng registration, pati ng bike, e-trike, at lahat na ng klase ng sasakyan. May control, may limit kung ilan lang ang pwede mong ariin? Oo, kasi tinan mo, yung gagamit ng kalsada, for example, pag tinan mo sa ibang lugar na maayos ng traffic ko, ang management, yung traffic din natin maalis yan eh. Okay, forever na yan eh. Sila, the principle is, paano ginagamit ang kalsada? Mm-mm. How do people use the road? Pedestrian, motorcyclist, bus, all sorts of vehicles, or people. If you learn to discipline the way people use the road, paano ginagamit yung kalsada? Titino yung traffic. Hindi, paano? Pero by the way, I will take that back. Hindi pa rin titino yung traffic. Kasi may... hindi lang lalala sa malalang sitwasyon na ngayon. Correct. Kasi alam mo, ang problema ng traffic o congestion. Totoo. Dahil sa dami na sasakyan. Correct. Ang maliit yung kalsada, marami sasakyan. Kapasidad, ano? So pagka lalo pa hindi po na ni-regulate yan, eh si congestion, ibig sabihin nun, palyahan na sila sa kalsada, whether motorsiklo, bisikleta, o pagbinari yung auto. Baka ganun mangyayari kasi sasabihin, kung rehistro yan, babayaran namin yan, tsaka lisensya. Eh paano naman, saan ang karapatan namin? Nakapareho na mga nagre-rehistro rin at nakakakuha ng lisensya. So alam mo naman tayo, yun ang isa sa mga problema natin sa kalsada, yung pagsunod. Yun ang first problem natin dito. Ilan ang motorsiklo sa kalsada? Ang estima nila ay 20 million. Ilan ang nakarehistro? 8. Ibig sabihin nung hindi nakarehistro, walang lisensya yung nagmumotor na yun. So dapat magkaroon na tayo ng malawakang ano ba, pagsesensus, pagbibilang muna. Pero mo, ang busy-busy ng mga polis, pag sinita, walang maibigay na lisensya at rehistro. Paano ba hihigpitan yung gano'n, Sir Augustus? Kung ikaw ay mahuli, wala kang rehistro, anong dapat mong paghihigpit? Eh, medyo mahigpit na po yung panuntunan, di po ba? At saka yung mga multa. Oh, hindi pa mahigpit ang multa dyan, kaya ganyan. So, kailangan dagdagan pa? Kailangan kasi, magagalit sa akin iba dyan, madala ka. Mm-mm. Pag meron kang ginawa isang bagay, hinawakan mo yung kalan, napaso ka, hindi ka na ulit eh. Mm-mm. Ngayon, pag nahuli ka, tapos ang penalty sa 300, abay, uulit-uli yan. Oo, madali yung 300 eh. Pero sandali, saan ho ba dapat nakapuesto ang mga e-trike o scooter? Saan lang ho sila dapat? Dapat sa loob lang yan. Kasi yung speed, ano yung capacity niya, tsaka yung frame, no? So pag tinamaan yan, lasog-lasog talaga yan eh. Oo, hindi. Sa loob ng mga barangay. Yung mga low speed na kalsada. Kasi yun ang key dyan, low speed na kalsada. Pag tayong speed ng kalsada, more than 60 kilometers per hour, hindi sila dapat na. Yun na yung mga national highway nga. Yung mga sinasabi, mabuhay lane. Yan, pwede ba sila dyan? Pwede sila dyan? Ay, mahirap yan. Kasi congestion yan, malamang yan, masabitan sila dyan. Pag sinabi mong congested tsaka high speed, yun ang mga dapat di sila nandun. Kasi pag congested lane, malamang masabitan ka ng bus. Tama ka lang na side mirror, nasa e-trike ka, tapos ka eh. Baka sabihin na po ng mga nag-e-trike, e-bike, at saka mga nagta-tricycle, ay wasan na kami. Wasan kami? Sa langit na kami pupunta, wala nang kali para sa amin. Ang dahilan pa, may road user stops kami. Gusto natin maging kumbinyente sa kanya kasi alternatibo. Ano? Yes. Problema naman, maaga sila mapupunta naman ng langit. Dahil walang protection, po? Yung way na dedicated sa kanila, yun na lang siguro hanapan natin ng paraan. Para doon lang ho sila. Bangketa, tinitingnan mo dyan. Kung meron pang spare, wala ka naman tao. Pati bangketa, ibibigay mo. Hindi, basta sa akin lang yan. Basta pwede sila sa kalsada na low speed. Huwag lang sa high speed. Yung e-trike. Kasi yan, pag nahagip, ay talagang
hindi engineered to protect you yan eh. Correct. Mm-hmm. Yung i-trike eh. Kasi yan lang yan, maliliit na, oh correct, maliliit na bakal lang yan eh. Opo. Sa kalong. Oo, sa kalong. Nakakatuwang tingnan niya, pero alam mo, yung buhay ng tao, importante yan. Hindi lang, tsaka yung marami sa mga nakikita. Marami sa mga nakikita namin disgrasya eh. Naku, araw-araw motorsiklo. Sir Augustus, mo kanina, dapat nating pasuin yung mga lumalabag sa batas trapiko, mga hindi nagpaparehistro, driving without license. Gaano kabigat na parusa o multa ang kailangan ipataw dyan para mapaso at madala? Hindi natin masabi. Kasi alam mo, sa isang araw, ang kinikita ng tao ay 500. Oo nga, oo. Diba? Mga 500 to 700. Diyan na natin ganun, ano? Mm-hmm. Kailangan mas mataas doon. Para madala. Kasi para sa ordinaryong tao, pag nawalan siya ng 500 sa araw na ito, masakit yun. So pag ginawa mo yung fine 1,000, madadala yun. Oo. Pero halimbawa, huwag naman 300 o 200. Masyado mababa yun. Baba yun. Pero para sa mga naka-SUV, maning-mani lang ang 500. Depende kung anong daladala mo sa sasakyan. Oo. So dapat ibagay natin yung multa sa klase na sasakyan na dala. I-socialize mo, no? Diba? Socialize. Kasi pag sisingin mo ng 500 o 1,000 yung nakamagaganda sa sasakyan, tatawa-tawa lang yun. Oo. Dali-dali humugot sa bulsa. Baka ito naman damdamin ng mga pobre na yan lang na kaya na namin bilhin. Hindi namin kaya bumili ng kotse. Baka sabihin po anti-poor. Yan pa ang panghatid nila sa mga anak nila sa school. Pagka nakinig ka sa kwentuhan, sa usapan ng traffic officer, saka yung nahuli, no? Magtatrabaho lang. Pasensyahan nyo na ako kasi yung bulta, isang araw kong hinahanap po. Mga gano'n. Yung mga gano'n, dapat yung gano'n. So, regulation. Regulation. Sa ng enforcement, maraming paraan yan sa enforcement. Pero dapat nga yan, para maraming mata, maraming camera, tsaka yung automated, no? Yes, sir. Pero medyo controversial yung area na yun, eh. Mm. Yung automated kasi, yun nakakadala yun kahit na hindi mo itaas yung penalty, no? Kasi, siyempre, wala kang ligtas, eh. May ang pakiramdam mo, may nakatingin sa batok mo. Kaya, nag-iingat ka. Wala pa tayo doon. Kasi nangipapatintero ka sa batas mo. Yun, enforcer, ano? Yes. Maganda yung automated sana, no? Medyo controversial pa yun. Yeah. Sige po. Sir August, thank you ha. Maraming salamat sa umagang pagigising namin sa'yo. Sige, well, susunod po ulit. Thank you. All right. Bye-bye. Good morning. Good morning po. Maganda rin naman yan. At least nakarehistro lang ho tayo. Pati bike. Bike. Alam mo na ang anong sa inyo mo next week. Yung may plaka, mga bike ho ninyo. Yun lang, para ho sa pagkakakilanlan kung kanino ho ba yan. Tapos ilagay ho tayo sa tamang lane. Medyo mahaba-habang usapin to, kayo. Partner. Correct. Layo-layo to. Pero magandang kunin ang pulso ng taong bayan. Dapat ba natin ibalik yung panahon na paplaka pati. Sabihin ng LTO, sandali muna, wala nga kaming plaka para sa sedan at sa mga SUV nyo. Pati ba naman, diba, ang laki pa ng backlog nila pati sa motorsiklo. Patibay idadagdag mo. Ang mahalaga siguro, bigyan natin ng espasyo talaga. Kung ang bihikulo nyo, dapat may sarili ko kayo. Ako, mas pabura ko may sariling espasyo kung saan ho kayo. Naku, delikado na tayo dyan. Ang nipis hindi, na. Hindi, EDSA na lang pag-usapan natin. Sa EDSA, talagang bawal. National road yan. Yung mga sa inner roads na lang ho tayo dun, kahit nakapwesto kayo. Kasi kahit national road nga gusto ng tricycle, diba? Kahit yung inner road nga, mabilis ang takbo ng mga motorista eh. Motor pa lamang, ang bilis na, di ba? Yung kasabay nila, e-trike, dahan-dahan. Tapos may mga nag-e-trike pa, o e-scooter, mga senior citizen pa natin, pupunta lang ng parmasya para bumili at mamalingke. Walang mautusan, so sila ang bibili ng kanilang gamot. Although nagpapasalamat tayo, maraming tumatangkilik sa renewable, ano bang tawag dyan? Energy na yan, di ba? Hindi na ho sila nagko-contribute pa sa pollution. Pero pwede naman disgrasya kasi, Weng, eh. Disgrasya talaga. Yung mga makukulit ho talaga, na sumasabay sa jeep. Ito pala, yung mga gustong manood sa YouTube, meron na ho tayo sa YouTube, ang DCBB. At DCBB594 po yan sa YouTube. Mag-subscribe ho kayo dyan. Yan. Subscribe, syempre, at i-follow and i-share nyo kami sa Facebook. Mm-hmm. Syempre, Super Radio DZBB594KHZ. Yan. Salamat, Sian Ryan, mga nanood sa atin sa Facebook. Thank you po sa inyo, ha. Thank you. Maraming salamat po. Sa susunod na Sabado, mga kapuso, happy birthday muli kay Judy, Juvie Taperla. Of course. Kapatid Dimona. Happy birthday. Partner,
alam mo na. Ano? Next week, wala muna ang aking partner. Mm-hmm. Ha? Ayan, meron lang mo siyang asikasuhin. Ha? Partner, El Bonita Rowena Weng Salvacion. Siyempre kasama kong El Pogi, El Bonito pa. Si Weng de la Peña, dito lang po yan sa Double Weng sa Double B. Dito ang kwento ay... May kwenta. Siyempre. Gracias, Señor. Y adios, Kapuso. Radyo na. TV pa. Cortesia na. Disiplina pa. Iyon. Double Weng sa Double B. Tapat sa balita, yan ang aming anata. Easy Double B, Super Radio 594. Laging naka-alerto, servisyo totoo. Easy Double B, kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Servisyo totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. Easy Double B, Super Radio 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radio. Easy Double B, servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Easy Double B, Super Radio. Sambayanan at katotohanan. Balitang walang bahid, walang labis, walang kulay. Serbisyong totoo lang. Oras, 6:32 ng umaga. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio DZBB. Narito ang Super Balita sa Umaga. Ng Sabado, 24 ng Pebrero, taong 2024. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang iatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man, Emil Sumangil. Sa ulo ng mga balita, maagang pagtatapos ng panahon ng amihan at mas mainit na tag-init. Asahan ayon sa PAGASA. Water catchment system isusulong ng Pangulo ng Metro Manila, Cazil para tugunan ang epekto ng El Nino sa supply ng tubig. Bawas presyo sa produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Tricycle lane sa National Highway, inihirit ng samahan ng mga tricycle operator at driver. Alok na umano'y pagmamaniobra sa magiging resulta ng 2025 elections kapalit ng pera. Paiimbestigahan ng Commission on Elections sa National Bureau of Investigation. Ilang aktibidad para sa pagunita sa 38th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution idaraos bukas? Kontrobersyal na gluta drip session ng misis ni Senador Robin Padilla na si Mariel Padilla. Iimbestigahan ng Senado. Patay at Grand Street Dance at Grand Float Parade ng Panabanga Festival magaganap ngayong weekend. Ito ang Super Balita sa Umaga. Bantay
panahon! Mga kapuso, sa ating ulat panahon, asahan na maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa Bicol Region, Northeast Samar o Northern Samar, Eastern Samar at Samar dahil sa epekto ng easterlies o mainit na hangin mula sa silangan. Dahil naman sa hanging amihan, maaaring makaranas na maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Cagayan, posible naman makaranas ng pulupulong pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, posible ang pulupulong pag-ulan at pagkidlat-pagkulog dahil sa easterlies at localized thunderstorms. Samantala, sinabi ng PAGASA na posibleng mapaaga ang pagtatapos ng amihan season ngayong taon. Maka earlier than March 21 o earlier nung nakaraang taon nung tayo ay nagdeklara ng termination ng amihan. So anytime mga pagdating po ng Marso. Yan po ang tinig ni Ana Solis, pinuno ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Bantay panahon! Kayo'y nakikinig sa Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, Cathy San Gabriel muling nakapagtala ng mataas na heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa po kahapon. Batay sa tala ng PAGASA, 42 degrees Celsius ang naitalang heat index sa Calapan City, Oriental Mindoro. 40 degrees Celsius naman ang naitala sa Zamboanga City. Ngayong araw, asahang pa rin na malinsang ang panahon. Batay sa pagtaya ng PAGASA, posibleng umabot ang damang init sa Calapan City sa 41 degrees Celsius, gayon din sa Masbate City at Cotabato City na inaasahang papalo sa 40 degrees Celsius. Paalala ng PAGASA, iwasan ang pagbibilad sa mga oras na tirik ang sikat ng araw para makaiwas sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Nararanasan kasi ngayong Febrero ang peak ng El Nino kung kailan pinakamainit ang Pacific Ocean. Sa mga susunod na buwan, sinabi ng PAGASA na lalamig ang temperatura ng karagatan pero patuloy umanong mararamdaman ang epekto nito. Matindi pa lang yung magiging epekto nito sa atin. March, April, May, may mga areas pa rin po na pagdating ng June, may mga lugar pa rin po na meron pa rin mga kabawasan sa tubig ulan. Ang tinig ni Ana Solis, pinuno ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Mas kaunti rin umano ang ulan sa Mayo, kaya asahan din ang mas mainit na tag-init. Yung pong ating mainit ay tag-init ay magiging mas mainit na tag-init. Ang tinig ni Ana Solis, ang pinuno ng Climate Monitoring and Prediction Section ng PAGASA. Inaalalahanan ng isang infectious disease expert ang publiko sa maraming sakit na posibleng kumalat sa panahon ng El Nino at tag-init sa bagong Pilipinas ngayon. Sinabi ni Dr. Ron Jean Solante, presidente ng Philippine College of Physicians at isang infectious disease expert na kabilang sa mga sakit na naranasan sa bansa sa mga nagdaang panahon ng El Nino ang typhoid fever, salmonella at shigella infections. Mayroon ding bacterial, viral at parasitic infections tulad ng amoebiasis o amoebiasis. Pwede ring maranasan ng hepatitis A at viral infections na maaaring mauwi sa food poisoning at food intoxication dahil sa hindi malinis na preparasyon. Yung mga pagkain na hindi maganda ang pagka-prepare because of the lack of water, hindi maganda ang storage, isa yan sa pinaka-common, no? Ang tinig ni Dr. Ron Jean Solante, presidente ng Philippine College of Physicians at isang infectious disease expert. Karaniwang ding umaatake ang malaria, chikungunya at dengue, bunsod ng climate change o dahil sa unpredictable na kondisyon ng lagay ng panahon. Ayon kay Dr. Solante, ang pagbabago sa behavior ng lamok sa panahong ito ang dahilan kung bakit may pagtaas ng kaso ng dengue sa Pilipinas kapag may El Nino. Samantala, isusulong ng Pangulo ng Metro Manila Council o MMC ang water catchment system para tugunan ang epekto ng El Nino sa supply ng tubig. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, ang mga maiipong ulan ay maaaring mapakinabangan bilang pangdilig o pangbuhos sa palikuran. Halimbawa, umuulan na malakas, tumatama ang tubig ulan sa ating bubong. Maganda na mula sa bubong papunta sa mga alulod, ito'y dadaloy sa mga tubo papunta sa mga drum. We can do this in the LGU facilities, ngunit sa kanya-kanya mga tahanan ay pwede rin po natin gawin yan. Ang tinig ni MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora. Kaugnay nito, pinag-aaralan din na maglunsad ng inter-barangay contest kaugnay ng
pagsalo sa ulan. Magkakaroon nga kami ng do-it-yourself DIY water catchment system sa mga tahanan. Gagawin namin siyang paraan ng contest, inter-barangay contest po, upang mahikayat yung mga mamamayan natin, no? Yung kanya-kanyang diskarte upang paano ba sasaluhin ang tubig ulan sa kanya-kanyang mga tahanan upang ma-imbak at hindi masayang at magamit for secondary purposes. Ang tinig ni MMC President at San Juan City Mayor, Francis Zamora. Asahan bukas ang malaking rally sa Ayala Avenue sa Makati City kaugnay ito sa paggunita sa anibersaryo ng 1986 EDSA People Power Revolution. Itatampok dito ang countdown sa mismong pag-alis sa bansa ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 38 taon na nakalilipas. Kahapon, nagtipon at nagkasan ang kilos protesta ang ilang grupo na sa simbahan itinatag bilang pag-alala sa EDSA Revolution. Iba't ibang personalidad at politiko ang nagsama-sama na karamihan ay may suot na kulay dilaw. Kabilang sa kanilang ipinananawagan ang pagprotekta sa 1987 Constitution na iniwang pamana ng naturang people power. When you claim, you celebrate and you claim the victory of EDSA, necessarily kasama dun yung Constitution at yung pananagutan at yung commitment na depensahan ito. Itong pagtanggal sa anibersaryo ng People Power Revolution bilang opisyal na holiday. And yes, itong chacha dahil ang 1987 Constitution ay bunga ng EDSA People Power Revolution. In fact, naka-embed doon ang maraming leksyon sa ating pakikibaka laban sa martial law dictatorship. Ito ay isang legacy na kailangan i-cherish at ma-defend ng mga Pilipino laban sa current distortion ng history at doon sa mga gustong i-repeat ang catastrophic era sa ating bansa. Ang tinig ni na dating Presidential Advisor on the Peace Process, Teresita Ging Deles, Senadora Risa Ontiveros at Albay Representative Ed Zelagman. Sa bantayog ng mga bayani sa Quezon City, ipinanawagan naman ng mga grupo ng kababaihan na unahin ang kapakanan ng mga manggagawa at kababaihan bago isipin ang pagbabago sa konstitusyon. Tugunan yung mga hinaing ng mamamayan sa kanilang karapatan na mabuhay. Sahod sa mga manggagawa, pagwawakas ng kontraktualisasyon. Ang tinig ni Judy Tagiwalo, ang convener ng grupong babae para sa inang bayan. 6,500 pulis ang ipakakalat para magbantay ng seguridad sa Metro Manila para sa paggunita ng 38th anibersaryo ng EDSA People Power Revolution bukas araw ng Linggo. Ayan ang sinabi ni Police Colonel Gene Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police o PNP. Nasa 2,500 pulis naman ang ipakakalat sa Cebu. Sa ngayon, wala naman umanong nagmamonitor o walang namomonitor ang PNP na anumang seryosong banta sa seguridad na may kaugnayan sa pagdiriwang. Gayunman, hindi umano magpapakakampante ang mga pulis at mahigpit pa rin magbabantay para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Ang ating mga regional director po ay may authority po para magdeklara po ng full alert status, so i-downgrade po yan at i-maintain po yung normal status. Sila naman po ang nakakadetermine kung kailangan pong itaas yung alerto nila o i-maintain lang po sa normal alert. Depende po yun sa prevailing security environment sa kanilang mga areas. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP, inatasan ng mga pulis na magpatupad ng maximum tolerance sa mga reliyista. Kabilang sa mga lugar na inaasahang pagdarausan ng mga kilos protesta, ang EDSA Shrine at People Power Monument. Ang magiging papel lamang po ng inyong pambansang pulisya ay yung security coverage lang po doon sa mga identified areas of engagements. Ang tinig ni Police Colonel Gene Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Ito ang Super Balita sa Umaga! Mga kapuso, ang Super Balita sa Umaga tuwing Sabado, alas 6:30 hanggang alas 7:30 ng umaga at Linggo, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ay napapakinggan na rin po nationwide sa pamamagitan ng mga Super Radio Station sa buong Pilipinas. Oras, alas 6:44 ng umaga, tayo'y radyo na! Double B, TV pa! Kortesiya na! Disiplina pa! Mga kapuso, gusto nyo bang makatipid sa binabayarang bill ng kuryente? Ito ang ilang kuryente pid tips.
Buksan ang mga bintana at hawiin ang mga kurtina upang makapasok ang hangin sa bahay. Bunutin sa pagkakasaksak ang appliances na hindi ginagamit. Huwag iwanang nakabukas ang ilaw na hindi ginagamit. Kung bibili ng appliances, iyaking energy efficient ito o mababa ang makukonsumong kuryente. Gumamit ng mga LED o energy efficient na bumbilya. Kung gagamitin ng aircon, itakda ang thermostat nito sa 25 degrees Celsius. Magkuryentipid na tayo, mga kapuso! Balita sa umaga. Oras alas 6:47 na po ng umaga. Tayo radyo na. Double B TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Tuloy-tuloy ating balitaan. May aasahang bawas presyo sa mga produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy o DOE. Asahan ng 70 sentimo hanggang sa 70 sentimong rollback sa kada litro ng gasolina, piso hanggang piso at 20 sentimo ang posibleng ibawas sa presyo kada litro ng diesel, habang 70 sentimo naman hanggang piso ang inaasahang rollback sa kada litro ng kerosene. Ayon naman sa DOE, posible pang magbago ang halaga ng bawas presyo. Halos isang oras na natigil kati San Gabriel ang operasyon ng mga tren ng LRT Line 1 mula po Baclaran hanggang Fernando Po Jr. Station kahapon. Ayon sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, nagkaproblema ang tatlo nilang power substation na matatagpuan sa pagitan ng Pedro Hill Station at Blumentritt Station na nakaapekto sa operasyon ng tren. Dahil dito, itinigil ang biyake ng mga tren bandang mag-aalas sa East ng gabi para na rin umano sa kaligtasan ng mga pasahero. Naibalik ang normal na operasyon ng LRT Line 1 ganap na alas 6:45 ng gabi. Samantala, abiso po sa mga pasahero ng MRT3. Magkakaroon ng maintenance work sa escalator ng Guadalupe Station ngayong araw. Ayon sa DOTR, MRT, papalitan ng rubber handrail ang escalator. Humingi naman ang pangunawa sa mga pasahero ang pamunuan ng MRT3.
Hinimok ng samahan ng mga operator at driver ng tricycle ang pamahalaan na maglaan ang sariling lane para sa kanilang hanay. Ito amano ang nakikita nilang solusyon para hindi sila maging sagabal sa tuwing daraan sa mga national highway, lalo't ipinagbabawal na ang pagdaan ng mga tricycle sa mga national roads sa ilang lungsod sa Metro Manila. Kami po ay nagsisilbis taong bayan, pasahero. Paano po yung matatanda, yung mga estudyante? Sabagay. Yung mga may kargamento. Sabagay. Dapat po unahin nila yung mga public utility vehicles kasi yan po yung nagsiservisyo at may sinasakay. Ang tinig ni Ariel Lim, ang pangulo ng National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Sa kabila nito, nilinaw ni Lim na hindi sila tutol sa mga panukalang nagbabawal sa kanila sa mga pangunahing kalsada o highway. Gayunman, nais umano nilang malinawan kung saan mga kalsada sila pwedeng dumaan, lalo't karamihan sa kanila ay may mga ruta na ginawang mabuhay lane. There is so many kinds of highway. Apat na klase po yan sa pagkakaalam ko. Primary, secondary, tertiary, at saka yung isa, ito nga pong mga mabuhay lane. So wala na po kaming dadaanan pag sinabi niyong highways. Then question ko, saan niyo pararaanin yung mga nasa probinsya, especially na mas tatamaan, natatamaan namin? Ang tinig ni Ariel Lim, pangulo ng National Confederation of Tricycle and Transport Operators and Drivers Association of the Philippines. Ito ang Super Balita sa Umaga! Mas madalas na dialogo ng mga truckers sa DOTR at iba pang ahensya ng pamahalaan, isinusulong ng isang grupo ng mga trucker. Report mula kay Carlo Mateo. Carlo? Muling sinusulong ng Confederation of Truckers Association of the Philippines o CTAP Incorporated sa pamahalaan, partikular na ang DOTR at LTO na maglabas ng mga panuntunan at mapadali ang proseso sa usapin ng pagpaparehistro ng kanilang mga truck at mga drivers. Ito ay upang mailabas ang mga o ang maiayos ang kanilang mga dokumento at maiparehistro ang kanilang mga truck. Ayon kay Mary Zapata, pangulo ng CTAP, na mas madalas na may ipagpulong ang isasagawa ng kanilang grupo sa DOTR, Land Transportation Office o LTO, maging sa Bureau of Customs at Philippine Economic Zone Authority o PESA. Ito'y upang matutukan ng mga problemang kinaharap pa rin ng trucking industry. Kabilang na nga rito ang pagpaparehistro ng mga 15 taong gulang ng mga truck na roadworthy pa. Ibig sabihin ay nananatiling maayos ang kalagayan at properly maintained. Tugon naman ni Undersecretary Rainer Riebra ng Department of Transportation na bukas ang kanilang ahensya sa kanilang dialogo upang mapatupad din ang tinatawag na ease of doing business bilang kasama sa marching order ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samantala, nauna ng paliwanag ng Bureau of Customs na kinakailangang matulad ang Pilipinas sa ibang bansa, ang mga trucking industry ay hindi mamroblema at maipit ang mga kargamento sa pier dahil lubhang mahalaga ang oras at yung usapin ng cost ay hindi maipapataw ng mga truckers sa mga consumer at upang mapatupad naman yung target na katulad sa iba pang mga bansa sa ASEAN na 15 minuto lamang matapos ang piling ng dokumento ay nailalabas na ang kargamento. Aminado naman si Director John Simon ng Bureau of Customs na kung patuloy na magtatagal ang mga kargamento sa mga pier, madedelay ang pagdadala nito sa iba't ibang industriya at magiging pasadin nga ng mga consumers. Ako si Carlo Mateo ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Super Balita sa Umaga! May karapatan na ang mga Pinoy seafarer na tumangging sumama sa barkong sinasakay nila kung daraan ito sa tinatawag na Gulf of Aden. Iyan ang sinabi ng Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak. Ang direktiba po ay mula sa PASYA ng International Bargaining Forums o IBF na palawigin ang sakop ng high-risk areas sa kabuuan ng Gulf of Aden. Ang mga Pinoy seafarer naman na hindi tatangging maglayag sa Gulf of Aden ay maaaring magpa-repatriate at sasagutin ng kumpanya ang gastusin. Tatanggap din ang Pinoy seafarer ng kompensasyon na katumbas ng 2 buwan na basic wage. Kasama sa expanded high-risk area, ang buong southern section ng Red Sea
at buong Gulf of Aden sa karagatang sakop ng Yemen sa Arabian Peninsula hanggang sa karagatan ng Eritrea sa tinatawag na Horn of Africa region sa Eastern Africa. Hindi kayang tapatan ng mga magsasaka ang murang sibuyas na hinihinalang smuggled at ibinebenta online sa halagang 40 hanggang 50 pesos lamang kada kilo. Ay, napakamura nito. Ayon sa samahan ng mga magsasaka ng sibuyas sa Bungabo, Nueva Ecija, sa production cost pa lamang ng sariling ani na mga magsasaka ay halos 30 pesos na ang farm gate price. Nakakalo po kami sa bentahan sa market. Nagre-range lang sila ng 40 pesos hanggang 50 lang eh. Imported sa Bukid pa lang. Marami pa po siyang expenses bago makarating sa retailer. Ang tinig ni Eric Alvarez, director ng mga magsasaka ng Barangay Vegas sa Bungabon, Nueva Ecija. Ayon sa grupong Sinag, nasa 25 hanggang 28 pesos kada kilo ang farm gate price ngayon ng pulang sibuyas. Pero pangamba ng grupo, maaari pa itong bumagsak sa 10 hanggang 15 piso kada kilo. Hindi pa ganun ka-tindi yung harvest, continuous na bumabagsak. Baka lalong bumabagsak yung presyo kung continuous na papasok yung illegal na onion. Ang tinig ni Sinag Chairman Rosendo So. Kaugnay nito, naghain si Agri-Partilist Representative Wilbert Lee ng resolusyon sa Kamara para maimbestigahan ang umano'y pagpasok ng smuggled na sibuyas sa bansa. Nilinaw ng Malacanang na wala pang desisyon sa panukalang magpatupad ng 5% na dagdag kontribusyon sa mga miyembro ng PhilHealth ngayong 2024, gayon din sa apela ng DOH na suspindihin muna ito. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Chelloy Garafil na hindi pa tapos pag-aralan ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga bagay na ito. Nais umanong makasiguro ni Pangulong Marcos na anumang pagtaas sa PhilHealth premium ay makapagdaragdag din ang mga benepisyo at serbisyo sa mga miyembro nito. Kung matatandaan, hiniling kamakailan ni Health Secretary Teodoro Herbosa Jr. sa Pangulo na ipagpaliban muna ang pagtataas sa PhilHealth contribution dahil magiging mabigat ito sa mga miyembro dulot ng mataas na gastusin at pagtaas din ang presyo ng mga bilihin at serbisyo. Pero sa isang pahayag kahapon, sinabi ni PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. na walang pagtutol ang Malacanang sa pagpapatupad ng contribution hike ng mga miyembro base sa natanggap nilang sulat mula sa Office of the President sa pamamagitan ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ito ang Super Balita sa Umaga. Oras alas 6:57 na po ng umaga. Magbabalik kami matapos ang ilang paalala. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kurtesiya na. Disiplina pa. Mga kapuso, maging maingat sa pagbiyahe, lalo na kung may dala kayong sariling sasakyan. Para safe ang pagmamaneho, i-check muna ang inyong sasakyan bago bumiyahe. Para masusi ang pag-check sa inyong sasakyan, gawing gabay ang acronym na Blow Baguettes. B for Brakes, L for Lights, O for Oil, W for Water, B for Battery, A for Air, G for Gas, E for Engine, E for Tires, at S for Self. Ingat sa pagbiyahe at pagmamaneho, mga kapuso!
Super Balita sa Umaga. Mga kapuso, nasa linya na po natin si Attorney Victor Nunez. Siya po ang direktor ng MMDA Traffic Enforcement Group. Dahil nga merong isasagawang EDSA People Power Anniversary Celebration, alamin natin kung... Binabanggit, Kathy, saan naka-focus ang programa? Sa Makati daw. At dito sa People Power Monument. Pero dumanaw kanina sa People Power Monument. Wala pa nga. Wala ka pa makikitang bakas na magkakaprograma sila. Wala pang nagsiset up. Okay, alamin natin yung mga hakbangin at isasagawa ng MMDA tungkol dito. Magandang umaga po sa inyo, Attorney Victor Nunez. Salamat ho sa pagising, Attorney. Hello. Mabilis lang ito. Yes, Sir Emil and Ma'am Kathy, good morning po at good morning po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Okay, ano po ang mga plano ng MMDA para sa EDSA People Power Anniversary? Yes po, patuloy naman po kaming nakikipag-coordinate. Actually, nagpatawag rin po ang meeting ang Quezon City Depots tsaka yung local traffic nila. Kasama na rin po ang QCPD, yung mga pulis, kapulisan. So, actually, ang marami naman doon talagang activity is tomorrow. Pero mamayang gabi po doon sa People Power Monument, mag-zipper lane na po kami mamayang gabi, mga 12 midnight, because mag-set up na po doon sa People Power Monument sa may White Plains Corner EDSA. Kasi po magkakaroon ng parang mini concert doon. Maglalatag ko sila ng parang stage doon sa gilid ng palabas ng EDSA doon sa White Plains. So, mamayang gabi po, magsasara na doon, mag-zipper lane. Actually, ang activity mostly is Sunday, yung February 25 talaga. Mm-hmm. Okay, so may mga isasara po ba tayong mga pangunahing kalsada, Attorney Nunez? Mas maigi. Banggitin nyo na ngayon, Director. Yes, dun ho sa may White Plains palabas going to EDSA, definitely sa Sunday, dun po yung activity. Apo. Nakakuha naman ho sila ng permit. And there will also be march from 4 p.m. yung Makabayan Block. From doon doon sa may Barrio Fiesta, they will march up to EDSA Shrine naman. Magkakaroon din doon ng, this is separate yung EDSA Shrine doon sa People Power Monument. Apa. May sarili rin doon silang activity doon. So we're just, siyempre, appealing to the Makabayan Black Group na pag mag-march, sana isang linya lang ang sakupin, especially doon sa EDSA Southbound, mag-u-turn sila going to EDSA Shrine. For their, parang may mas ataw doon at konting programa din sila. Director, linawin ko lamang. Sorry, Kata. Isingit ko lang ito. Ibig sabihin na, Director, yung Ortigas ilalim na yan, bukas ho, hindi nyo po isasara. Hindi tulad dito sa White Plains Avenue po. Hindi po. Although, syempre, maglalagay kami ng... Kapag marami talaga yung dun sa may EDSA Shrine, definitely baka one lane northbound ang EDSA ma-occupy. So depende rin to sa participants doon kung gaano karami yung magpa-participate. Mm-hmm. So dun po sa mga may planong dumaan sa EDSA, para rin po kahit na isang lane, baka rin magsikip po yung daloy ng trapiko. Mm-hmm. Anong oras po sila magandang umiwas na lang? Usually po sa hapon yung march ng Makabayan Block, but mostly yung event naman dun sa kabila, sa People Power Monument, hapon din po yun. So mas maganda umiwas lang sila doon at gumamit po ng mga alternatibong ruta, especially if northbound dead sa kayo papunta. Mm-hmm. Okay. Going to QC or marami naman yung pwedeng ikutan at iwasan yung area ng EDSA Shrine at White Plains. Opo. Director, attorney, nabanggit nyo, meron di aktibidades dyan sa area naman Ayala Avenue. Ay, ano ho ang payo ninyo sa ating mga kapuso motorista, sir? Doon naman ho talaga sa Ayala sa morning, sinasara naman ho talaga yan every Sunday morning. Oo, nananakbo. Ang dami pala nananakbo dyan. Nagda-jogging. So, that is also controlled by the local traffic ng Makati and yung sa Ayala.
properties ng mga security guard, sila naman ho ang mag-assist doon. So, usual naman ho, every Sunday morning, sarado talaga doon. So, meron naman ho doon parang jogging and may activity naman ho sa to commemorate EDSA anniversary. Sa kabuuan po, ilang mga tauhan ng MMDA po ang ipakakalat ninyo, Attorney Nunez? Ito po, kasi bukas ay sa Sunday full force ho kami kasi may kasabay din ho itong anniversary ng EDSA. May laro ho ang ating Gilas Pilipinas sa Phil Sports Arena against Taipei. So naka-ano rin ho kami doon, naka-monitor din kami because we'll also assist the flow ng traffic doon and pati rin yung mga players from Taipei and Philippines coming from their billeting hotel. So, isa rin ko yun sa monitor namin at babantayan. May nakadeploy din yung kaming mga enforcers doon. So, full force ho kami this weekend, Sabado at Linggo, just to make sure na kahit papaano, mapaganda pa rin yung daloy ng traffic ko sa mga areas po na may mga activities for the People Power Anniversary. Apo, attorney, nabanggit nyo yung laro dyan sa PSC, sa Ultra. Anong oras po ito, sir? 7 o'clock po ang laro gabi. Po. Doon. 7 o 7.30. Okay. Tuwing weekend po, attorney, ay karaniwan na po may mga road re-blocking. Paano po ito? Kasabay pa ng event? Itong road re-blocking conducted by the DPWH. Actually, nagsimula na po ito kagabi pa. Starting 11 p.m. kagabi at magtatapos naman po ito ng Lunes ng 5 a.m. February 26. So, ang mga areas po na may mga road re-blockings dito po sa EDSA southbound, dyan sa may Cabrera Street, Outer Lane, Pasay City, Taft Avenue corner Pedro Hill sa Manila, Rizal Avenue southbound from 3rd Ave to 2nd Avenue Caloocan City, along Regalado Avenue northbound in front of Bayan Tel Fairview first lane po. Doon po 'yun sa may Regalado sa may Fairview, along Aurora Boulevard po eastbound across Topsy ni Vivian at Bulaluan in front of Cathy Building first lane Quezon City. Along Aurora Boulevard, again, in front of A&SS Lamps, first lane, Quezon City. Again, sa Aurora Boulevard, in front of Blue Pot Bahay Specialist, first lane. Aurora Boulevard, eastbound from Metro, in front of Metro Bank, first lane. And Aurora Boulevard, again po, sa may Chatuchak, Thai Street Cafe, first lane. Aurora Boulevard, eastbound beside Elite Hardware, first lane. And sa Regalado Avenue, sa Fairview northbound, across Cathedral Shrine of Good Shepherd. So, iba't ibang lugar po ito. Mostly, karamihang roadworks is sa Quezon City along Aurora Boulevard and also doon sa may Fairview. At meron din po dito sa may EDSA. So, wala naman pong tatapat dun sa pagdarausan itong mga celebration? Wala naman? Okay. Wala po. Malalayo po ito dun sa mga venues kung saan magkakaroon ng mga activities for the commemoration of the EDSA People Power Anniversary. Alright, maraming salamat po sa inyo, Attorney Nunez. Blessed weekend, Attorney Director, sir. Maraming salamat po. Good morning and have a blessed Sunday mo. Atin po nakapanayam, Attorney Victor Nunez, ang Director ng MMDA Traffic Enforcement Group. Ito ang Super Balita sa Umaga! Natanggap na ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy ang subpoena na inissue sa kanya ng Senado. Tinanggap at pinirmahan nito ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Marie Dina Tolentino Fuentes. Ang subpoena ay para padaluhin si Kibuloy sa pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y mga kaso ng human trafficking, rape at pang-aabuso ng sa ilang miyembro ng religious group. Nakatakda ang pagdinig sa 5 ng Marso. Pinagmumulta ng Korte Suprema ng 30,000 piso, 30,000 pesos, si Cagayan Governor Manuel Mamba at ang law firm na kumakatawan sa kanya
na makalintal law office dahil sa indirect contempt. Makalipas kasi ang isang linggo mula na maghain ng petition para sa pagpapalabas ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction, binawi ito ng kampo ni Mamba at ng kanyang mga abogado nang walang paliwanag. Base sa records ng hukuman, August 19, 2023 nang ihain ang contempt and detention order ng PNP laban sa gobernador mula sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa pagtangging humarap sa pagdinig sa aligasyon ng bilihan ng boto noong 2022 elections. August 22 naman, isinumite ni Mamba ang petisyon na agad tinugunan ng Supreme Court and Bank noong August 24 sa pamamagitan ng pagpapalabas ng TRO para mapigilan ang pagpapatupad ng utos ng Kamara. Gayunman, bago pa makumpleto ng hukuman ng pagsisilbi ng kopya ng utos sa mga partido mula sa Kamara, ay naiulat na sumuko si Mamba sa mga kongresista at noong August 29 ay nagain siya sa Supreme Court ng manifestation at motion para bawiin ang kanyang petisyon. Kasunod nito, inatasan ng Korte Suprema si Mamba at ng Makalintal Law Office na magpaliwanag kung bakit hindi sila dapat ma-contempt at mapatawan ng parusa bagamat naghain na ng sagot si Mamba at ang kanyang mga abogado ng tugon noong September 27, hindi nakontento dito ang Korte Suprema. Samantala, tumanggi muna ang Makalintal Law Office sa pamamagitan ni Attorney Romulo Makalintal na magkomento sa pasya ng Korte Suprema. Paiimbestigahan ng Commission on Elections o COMELEC sa National Bureau of Investigation o NBI ang umano'y alok na pagmamaniobra sa magiging resulta ng 2025 elections kapalit ng pera. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, batay sa report mula sa kanyang mga field office, may mga personalidad na umanong kumakausap sa mga bala kumandidato para matiyak ang pagkapanalo nila. 100,000,000 piso umano ang singilan sa mga kandidato bilang governor, 70 million kung congressman, at 50 million pesos kung mayor. Isipin mo kung totoo ito, Emil, saan babawiin niya mga ginastos na yan? O di sa iyo, kanino pa? Ay, sa atin lahat. Kalat na rin umano ito sa Visayas at Mindanao at may ilang kaso na rin na itala sa Luzon. At sinasabi, kaya daw gawa ng paraan, may kausap sa atin daw pong provider. Eh sino pong provider na kausap nila? Wala pa naman tayo ina-award noong nakaraang linggo. At pagkatapos, may mga kausap daw dito sa COMELEC, sa Information and Technology Department. Ang dinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, hindi na umano bago ang naturang sistema dahil simula nang maging automated ang eleksyon noong 2010, may mga ganitong alok na talaga sa mga politiko. Sa kabila nito, nanindigan ng COMELEC na imposibleng ma-hack ang sistema nila para mabago ang resulta ng eleksyon. Yung pong mga makina natin, hindi po kasi siya nakakabit sa kahit anong external whatsoever. Ito po ay independent and therefore gumagana ng sarili nang wala pong kabit o kable ng kahit na nanggagaling sa labas. So imposible po na ma-hack mismo yung ating makina. Mataas po ang end-to-end encryption natin at isa po yan sa dahilan kung bakit po tayo pumapasa sa international certification. Ang magkasunod na tinig nila COMELEC Chairman George Garcia at Director John Lex Laudianco, tagapagsalita ng COMELEC. Kampante ang ilang election watch group sa pagkakapili sa Miro Systems bilang nanalong bidder para sa 2025 midterm elections. Ayon sa grupong Lente, naging transparent naman ang proseso sa pagpili sa Miro. Kampante kami dito sa security, accessibility at efficiency ng Miro Systems. Kampante kami kasi meron pa rin safeguard dun sa proseso na in place. Ang tinig ni Briza Rosales, Program Director ng Lente. Umaasa naman ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL na isa sa publiko o isa publiko ang dokumento kaugnay sa investigasyon ng COMELEC sa mga question sa performance ng mga makina ng Miro sa mga eleksyon sa ibang bansa. Matatanda ang sinabi ng grupong Democracy Watch na nababakala sila sa umunoy pagpalya ng Miro technology sa 70% ng voting station sa Iraq. Mayroon din umanong breakdown na technical error sa 45% na makina sa Congo na naging sanhi umano ng pagkakantala ng botohan doon. When they did the checks and research work, they also have to share it with the public. Ano yung mga bagay na nalikop ninyo na nagsasabi na hindi totoo? At wala naman halaga pala yung mga paratang laban sa Miro. Kahapon po, nung nilabas natin mismo ang resolution, nilabas na rin po ng ating Education Information Department, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa pamamahayag, ang lahat ng mga dokumento na sinubmit sa amin, sabi nga natin, wala dapat tinatago dito, lahat nilalabas natin yan.
ang sunurang tinig ni NAMFREL Secretary General Eric Alvia at COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Iimbestigahan sa Senado ang gluta drip session ni Mariel Padilla sa loob mismo ng Senado. Sa isang Instagram post na burado na ngayon, ipinakita ni Padilla na nagpapagluta drip siya habang nasa opisina ng asawang si Senador Robin Padilla. Ang gluta drip ay maladextrose na paggamit ng glutathione na isang uri ng antioxidant. Ayon kay Senadora Nancy Binay, Chairperson ng Senate Committee on Ethics and Privileges, bagamat hindi miyembro ng Senado si Mariel, kailangan pa rin itong silipin ng mabuti dahil may kaugnayan ito sa integridad at reputasyon ng Senado at kalusugan. Nakababahala rin umano ang IV procedure ni Mariel dahil ginawa ito ng walang abiso sa klinik ng Senado. Ayon kay Binay, mismong DOH at FDA na ang nagsabing bawal at hindi ligtas na gumamit ng gluta drip. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Mariel. Humingi naman ng paumanhin si Senador Padilla sa gitna ng mga batikos sa kanyang misis. Ayon kay Padilla, humihingi siya ng dispensa kung may nakitang masama ang mga netizen sa ginawa ng kanyang asawa na wala namang masama umanong intensyon. Pero sabi ni Padilla, sobrang nakatatawa na naging issue pa ito. Ito ang Super Balita sa Umaga! Tanggap muli tayo ng ulan. Ilang oras nakasaksak sa iyo, ang Cathy? Pagka sinaksak sa iyo. Mga 30 minutos, gano'n. Ay, yung epekto, kailan? Ay, hindi ko alam. Hindi ako nagkaganon. Hindi ko ba nagkaganon? Hindi. O, samantala, tanggap tayo ng balita. Pagbibigay ng cash incentive sa mga senior citizen na aabot sa edad na 80 at 90, pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos bilang ganap na batas. Report mula kay Mau de la Cruz. Mau? Nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang panukalang batas na magbibigay ng beneficyo sa mga nakatatanda na mas kilala sa tawag na reveal the law. Ang naturang batas ay magbibigay ng beneficyo sa mga Pilipino na octogenarian at nonagenarian bukod sa centenarian na kasalukuyan ng nakakatanggap ng cash gift. Hindi na kailangan pa nilang umabot ng 100 taong gulang para lamang makatanggap ng cash gift galing sa pamahalaan. Sa ilalim ng tinatawag na reveal the law, ang mga matatandang Pilipino na abot sa mga edad na 80, 85, 90 at 95 ay makatatanggap na rin ng halagang 10,000 pesos habang ang mga abot naman sa edad na 100 ay patuloy na makatatanggap ng 100,000 pesos. Ang nga rin ng bagong batas ito na mapaaga ang pagbibigay ng beneficyo sa mga lolo at lola para maging mas epektibo ang pagpapatupad ng naturang batas ay tinakda rin sa batas ang pagkakaroon ng Elderly Data Management System na pamamahalaan ng National Commission on Senior Citizens upang matiyak na ang mga kwalipikado mga beneficyaryo ay makakuha talaga ng cash gift na nararapat lang nilang matanggap. Ang inyong kapuso, Mau de la Cruz, GMA Super Radio, DZWB, dapat. Ito ang Super Balita sa Umaga! Oras, alas 7:18 na po na umaga, tayo'y radyo na. Ilang session yan? Hindi ko alam, hindi ako nagpapag... Double B, TV pa. Courtesy na. Disiplina pa. Tubig Tipid Tips. Narito na ang tips para makatipid sa paggamit ng tubig. Kung maghuhugas ng kamay, isara muna ang gripo habang nagsasabon. Alamin kung may tagas ng tubig ang mga gripo at kung mayroon, ay agad itong ipakumpuni. Isara ang gripo habang nagsisipilyo ng ngipin. Mas mainam kung gagamit ng baso kung magsisipilyo. Tiyakin na nakasara ang lahat ng gripo kung hindi ginagamit. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga prutas, gulay at iba pang pagkain. Gumamit ng balde at tabo sa paliligo. Kung kailangan gumamit ng shower, isara muna ito habang nagsasabon. Maging responsable at wais tayo sa paggamit ng tubig, mga kapuso!
Super Balita sa Umaga. Alas 7.21 ng umaga, balik tayo sa balitaan. Tayo'y radyo na. TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Patay ang limang miyembro ng New People's Army o NPA kabilang isang leader matapos makainkwentro ang tropa ng pamahalaan sa Bilar, Bohol. Ayon kay Lieutenant Colonel Israel Galorio, tagapagsalita ng AFP Visayas Command, kabilang sa napatay ang leader ng NPA na may patong sa ulo na 2.6 na milyong piso dahil sa mga kaso ng pagpatay at pagnanakaw. Ang mga napatay na rebelde ay mga miyembro umano ng Bohol Party Committee ng NPA. Sa kasamang palad, isang pulis din ang nasawi sa enkwentro habang isa naman ang sugatan. Nung papalapit na sila sa bahay na inokupan itong grupo na to, bigla na lang silang tinutukan. So, tinamaan kaagad yung dalawang personnel nila. Yung isa na wounded. The initial intent was to serve the warrant talaga. Ang tinig ni Lieutenant Colonel Israel Galorio, tagapagsalita ng AFP Visayas Command, na-recover naman ng mga otoridad sa lugar ng enkwentro ang 6 na baril, kabilang ang isang baby Armalite, assault rifle at M16 rifle. Samantala sa Escalante City sa Negros Occidental, 3 umano'y rebelde ang nasawi, habang sugutan naman ang 3 sundalo at isang CAFGO sa enkwentro. Nangyari yan matapos maglunsad ng airstrike ang tropa ng pamahalaan laban sa mga pinaniniwala ang miyembro ng New People's Army o NPA sa Sitio Mandulaw sa barangay Pinapugasan bandang alas 7 ng gabi noong nakaraang Huwebes. Nasunog ang ilang bahay sa Barangay Vergara sa Mandaluyong City kagabi. Ayon sa Bureau of Fire Protection, pasado alas 11 kagabi nang sumiklab ang sunog na umabot sa ikalawang alama. Naapula ito dakong alas 2:03 na madaling araw. Isang tao naman ang napaulat na nawawala sa sunog. Inaalam pa ang pinagmulan ng sunog at ang halaga ng pinsala. Pahirapan pa rin ang pag-apula sa sunog po na sumiklab sa kabundukan ng Benguet sa bayan ng Tuba. Kinailangan pa ng mga bumbero na maglakad ng mahigit isang oras para marating ang nasusunog na bahagi ng bundok. Sa ngayon, 7 forest fires sa mga bayan ng Tuba, Itogon, Kabayan at Bokod ang pinagsusumikapang apulahin ng mga otoridad. Nakita nyo, kumalat na mga kapuso. Wala naman kasi tayong air asset para, nandiyan yung Air Force at Coast Guard. Ano ha? Hindi katulad sa Amerika. 4 na individual man ang nailigtas ng Bureau of Fire Protection o BFP. Going pa rin yung natin, yung forest fire natin. Although control naman sa mga malalapit sa kabayan, sa mga tower. Ang tinig ni Fire Senior Inspector Meson Asing Jr., ang Fire Marshal ng Tuba Benguet. Sa monitoring, Cathy San Gabriel ng BFP Cordillera, aabot na sa 1,000 hektarya ng kabundukan ang nasusunod sa Benguet simula January 1 hanggang sa kasalukuyan. 63 forest fire naman ang naitala sa Cordillera. Wala namang naitalang mga casualty o nadamay na bahay o gusali. Ayon sa BFP, posibleng sanhi ng mainit na panahon ang mga forest fire. Viral ngayon, Emil Sumangil, sa social media. Ang gluta drip? Ano? Hindi, iba naman, pero viral din yun. Sa social media, ang video ng pananakit ng isang lalaking guro sa isang estudyante sa Cebu City. Sa video, makikitang 2 sipa sa sikmura ang inabot ng estudyante mula sa guro. Nangyaring insidente sa Don Sergio Osmeña Sr. Memorial National High School. The incident report was already also crafted and submitted to the division office for further action. Ang tinig ni Dr. Cindy Perigo, principal ng Don Sergio Osmeña Sr. Memorial National High School, nagharap na ang sangkot na guro at magulang ng estudyante. Naroon din ang abogado ng DepEd para mag-imbestiga. The teacher sincerely asked for an apology. He affirmed that he has committed certain act which is contrary to the prevailing policies in DepEd. Ang tinig ni Attorney Vilpa Villabas ng Legal Office ng DepEd Cebu City. Gate ng DepEd, zero tolerance ang ahensya sa anumang klase ng pangmamaltrato sa mga mag-aaral. Isusumite ng DepEd Cebu City Division sa Regional Office ang lahat ng ebidensyang nakalap nila hinggil sa insidente. Cathy San Gabriel, ipa-plug ko lamang, kung yan sa Cebu City, abay nakita yung aktwal na paranakit ng guro. Bukas sa resibo, alasin ko ng hapon. O, syempre, papanuori namin yan. Abi, salamat naman sa iyo. Yung teacher, ba, ginawang boyfriend, alaalaga yung isang estudyante niyang minor de edad. Ayan, anako. Pinagsamantala at ginahasa, lumapit sa atin, ba naaksyonan sa awa ng mahal na Panginoong may kapal? Simbolo na sindikato sa China ang nadiskubring dragon tattoo sa pugot na bangkay na natagpuan sa Carmona, Cavite. Yan ang sinabi ni Undersecretary Gilbert Cruz
pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC? Yung dragon tattoo po, ang pagkakadescribe po sa akin ng counterpart po natin, mga foreign counterpart, grupo po talaga ng mga sindikato sa China. Ay. Ang tinig ni Undersecretary Gilbert Cruz, pinuno ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Matatanda ang natagpuan ng bangkay sa Diversion Road, Barangay Lantik, noong nakarang Sabado, ayon pa kay Yusek Cruz. Kumuha na rin ng DNA sample sa bangkay para makilala ang biktima. Patay ang isang lalaki matapos saksakin ang suspect na hindi niya binigyan ng balato mula sa napanalunan sa Sabong sa Taytay Rizal. Palabas na ng Taytay Cockpit Arena ang biktimang si alias Mark nang lapitan ito ng suspect na si alias Mando. Humingi umano ng balato ang suspect sa biktima nang malamang nanalo ito sa Sabong pero tumangging magbigay ang biktima. Nagkasagutan ng dalawa hanggang sa bumunot na ng patalimang suspect at sinaksak ang biktima sa kaliwang bahagi ng katawan. Mabilis na tumakas ang suspect matapos ang pananaksak. Mula sa usapang balato, gaganapin niya yung weekend, Cathy San Gabriel, ang Grand Street Dance at Grand Float Parade ng Panabanga Festival. Dahil dito, pinapayuan ng mga turista at residente sa Baguio City na manonood ng aktibidad na gumamit na lamang ng mga pampublikong transportasyon. Huwag nyo na hong dalhin yung mga sakay nyo. Iwan nyo dyan sa garahe. Pakiusap ng lokal na pamahalaan ng Baguio, iwan na lamang sa bahay o sa mga accommodation establishment ang mga behikulo para maibsan ang inaasahang mabigat na daloy ng trapiko sa lungsod. Nakalatag na rin ang mga alternatibong ruta sa lungsod. Sa ngayon, fully booked na ang mga hotel at transient houses sa Baguio City. Super Balita sa Umaga! GMA Kapuso Show, Cathy San Gabriel, mga kapuso, singing for peace in Mindanao. Kasado na. Ikaw na magbigay ng detalye, ha? Super Radio Jensen Jerwin Paglinawan. Good morning. Magandang umaga, Cathy, Emil. Handang-handa na ang Singing for Peace in Mindanao para sa Kalinangan Festival 2024 sa General Santos City. Ayon kay Ms. Geraldine Galigo, Event Director, bukas, alas 7 ng gabi, Pebrero 25, Linggo, sa Pioneer Avenue nitong lungsod, matutunghayan ang inaantay na makasaysayang Singing for Peace in Mindanao. Plansyado na rin ang ipapatupad ng seguridad at ang lahat ng kakailanganin sa naturang event. Layo ng okasyon na magbigay ng inspirasyon at pag-asa ng mga mamamayan ng Mindanao na magkaroon ng kapayapaan. Espesyal din ang pagkakataong ito para sa mga ahensya ng gobyerno na ipakita ang kanilang suporta sa pangangalaga ng kapayapaan sa riyon. Bukod sa mga pagsamasamang kanta at pagtatagisa ng bawat kalahok, ay magkakaroon din ng mga pagtatanghal mula sa mga local artists at mga performers. Ang Singing for Peace in Mindanao ay inisyatibo ng GMA Super Radio Jansan at ang isa sa mahalagang bahagi ng Kalinangan Festival 2024. Cathy, Emil, pagkakataon kasi ito para sa publiko, mga pulis, sundalo at iba pang mga law enforcer na magkaisa at magdiwang ng kapayapaan. Inikayat naman ng Super Radio Jensen at ang lokal na pamahalaan ng lahat ng kalahok sa event na ito upang ipakita ang kanilang suporta sa pangangalaga ng kapayapaan at sa pamamagitan ng musika at pagkakaisa ay maaaring makamit ang tunay na katahimikan sa Mindanao. Ako, si Jarwin Paglinawan ng Super Radio Jensen. Nag-uulat para sa Super Radio ECWD. Dapat tunog! Ito ang Super Balita sa Umaga. Sumayin niyo po ang isang oras ng pinakamalalaking mga balita. Ako ang inyong kapuso, Cathy San Gabriel. Ako naman ang inyong kapuso, Action Man Emil Sumangil ng GMA. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Ito po ang Super Balita sa Umaga. Tayo'y radyo na. Double B TV pa. Kortesiya na. Disiplina pa. Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Super Radio DZBB Super Balita. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radio. Walang kinikili. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang. Walang iwanan. May paninindigan, matatag, maasahan. DZBB Super
Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. EZBB, servisyong totoo. Walang inikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang inikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong totoo lamang, walang iwanan. EZBB Super Radyo. Paano sisigla ang iyong katawan? Alin? Alas 7:34 na po ng umaga. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Halina't pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double P Pinoy MD with Connie Pinoy MD para happy at healthy. Para happy at healthy, tutok na po tayo dito sa Radyo Na, TV Pa, GTV, at syempre sa DZBB, sa Pinoy MD, sa Double B. Syempre, itong araw na ito, Sabado, alam nyo ha, para hindi pa dun sa mga nakaka-realize, huling Sabado na ito ng Pebrero. Konting kembot na lang, Marso na, at ang balita ho natin, di ba, mas mukhang mabilis ang pagpasok ng tag-init. Kaya, nako, tayo ho ay mag-hydrate, ha? Mainit na ang panahon. Sobrang bilis lang, parang dumaan ni amihan, di ba? Although, meron pa rin naman daw sa ibang mga parte ng ating bansa, pero parang konti na lang siya. Nako, kaya ho, ingat-ingat tayo sa heat stroke at sa lahat pa rin syempre ng mga sintawag nating heat exhaustion, hindi ba? Magdamit ho tayo ng presko at huwag tayo magbibilad sa mga initan. Yan, ang ating pong unang paalala para sa ating kalusugan. Pero syempre, ngayon pong araw na ito, hindi lamang yan ang ating pag-uusapan. Dalawa ho ang ating makakausap na Dr. Muli at ang uunahin ho natin ay tungkol doon sa ano to, yung heel pain. O, ha?
Yung mga masasakit ang sakong ba yun, di ba? Heel pain, ayan. May makakausap po tayong doktor para gabayan tayo tungkol dyan. Lalong-lalo na hello and good morning sa lahat ng mga tatrabaho sa bangko. Yung mga naka-heels madalas, lakad ng lakad, yung ating mga sales lady, di ba? Hello and good morning. Tutok ko kayo dahil gusto nating magabayan kayo para makaiwas din kayo sa sakit ng ating pong heels. O, yung heel pain na tinatawag. Pero, hindi pa dyan nagtatapos ha, ang ating pong usapang pangkalusugan this Saturday morning. Tutukan nyo para naman to doon sa mga mag-aasawa rin. Diba? Last week, pinag-usapan natin ang tungkol po sa infertility. Parang dun sa mga kalalakihan. Diba? Pero ngayon, syempre, sa mga kababaihan din. Humihirit din ang mga misis para magabayan din po sila. Diba? Parang dun to sa mga babae na medyo hirap po sa kanila hong pagbubuntis o makabuo. Diba? Ito na ha, mga mister, mga misis, tutok na ho tayo dahil may makakausap tayo dyan na atin po namang doktor na syempre spesyalista tungkol dyan. Maya-maya lamang yan. Alright? Yung ating talampakan, maya-maya din natin pag-uusapan. Ha? Heel pain. Okay? Eto muna, nako, meron tayong flash report. Super Radio DZWB Flash Report! Dalawa patay sa sunog dyan po daw sa Mandaluyong. Carlo Mateo sa iba pang detalye. Carlo? Na malungkot na balita ito dito mula sa Mandaluyong City dahil kinumpirma ng Mandaluyong City Bureau of Fire Protection na dalawa ang patay, isang 80 taong gulang na lola at ang anak nito na lalaki sa nangyaring sunog sa bahagi ng looban ng backside street dito sa Barangay Vergara, Mandaluyong City. Ngayong umaga, babalikan ng mga operatiba ng Bureau of Fire Protection ang lugar upang kunin itong isa sa mga bangkay matapos na matabunan ng mga debris ng nasunog nilang bahay. Ayon kay Fire Officer 1 Erica Del Piero, hindi pa inilalabas ang identity ng mga nasawi. Matapos lang matrap sa kanilang bahay, pinakadulo at nasa likod pang bahagi itong tinutuluyang bahay ng mga biktima. Sa datos ng Bureau of Fire Protection, alas 2:06 ng madaling araw nang maideklarang tuluyang naapula ang sunog na nagsimula alas 11:13 ng gabi dito nga sa back sa side street, Barangay Vergara, Mandaluyong City. Umabot naman sa ikalawang alarma ang sunog at tinatayang nasa 20 o nasa 119 na pamilya ang naapektuhan. Ito'y katumbas ng nasa 451 individual na pansamantalang tumutuloy ngayon itong mga nasunugan sa Isaac Lopez Integrated School at Barangay Covered Court nitong Barangay Vergara. At sa ngayon, patuloy pa rin inaalam ng mga arson investigator ang pinagmulan ng sunog bagamat kinukumpirma nila at inaalam nga yung impormasyon na sa Gasera di umano nagsimula ang mabilis na pagkalat ng apoy. Di umano'y natabig. Ano? Patuloy naman ang panawagan ng Bureau of Fire Protection sa publiko na mag-ingat at iwasan ang pagkakaroon ng sunog lalo't patuloy na nararamdaman ang papainit na panahon dulot ng El Nino phenomenon. Ako si Carlo Batay ng GMA Super Radio, DZWB, dapat totoo. Marami salamat, Carlo Mateo. Ingat po tayo at nakakalungkot naman itong balita na ito. No? Dalawa po ang patay dyan sa sunog sa Mandaluyong. Ingat po tayo. Nako, lalo na nga sabi nga ni Carlo, no? Papainit ng papainit ang panahon. May paalala ho ang BFP sa atin, syempre. Lalo ho ngayon, mga panahon na ito, double check na natin yung ating pong mga saksakan, di ba? March, magma-March na, Fire Prevention Month. Pero parang all year round, no? Tuloy-tuloy ho ang mga ating report na may mga nasusunugan since last year. Kaya ingat po tayo. Samantala, eto, balik po muna tayo sa ating topic pangkalusugan. Ang tungkol pa rin po sa ating pong mga misis at yung mga mister. Siyempre magkatuwang tayo, di ba? Pagka tayo ho ay bubuo ng baby, di ba? Kaya hindi lang ito problema ni misis. Kailangan katuwang natin si mister sa mga pag-aalaga para tayo ho ay magkaroon ng healthy pregnancy. At kung hindi tayo nagkakaroon ng pagkakataon, alamin ho natin may mga rason yan, I'm sure, di ba?
ngayon po ay 7:41 na ng umaga. At nababanggit natin kanina yung tungkol pa rin po sa female infertility. Mga hirap po sa pagbubuntis. Yan ho ang ating magiging topic maya-maya lamang. Ipadala nyo yung inyong mga tanong at as always, ako ho'y nakaantabay. As always, ha? Sa inyong mga tanong, DZWB Text Connect natin. Ito ho ang numero na ite-text niyo sa inyong mga katanungan. 0917-594-5941. Ulitin natin, 0917-594-5941. Yan. At bago ho natin yan, syempre, mamaya-mayang konti, tayo ho ay mag-uusap tungkol pa rin sa female infertility. Pero, sabanggit ko kanina yung tungkol sa may mga problema sa sakong. Diba, masakit ang ating heels. Lalo na kapag yan ang parte, diba, ng ating pagtatrabaho, minsan kailangan maging presentable. Part of our uniform, sabi nga, sa ilan sa ating mga kapuso, yung pagsusuot ng heels sa mga babae at close shoes naman sa mga lalaki. Panay-panay ho natin nakikita dyan, di ba, yung mga nasa bangko. Hello sa lahat ng ating mga kaibigan na nagtatrabaho sa bangko. Alam nyo na kung sino-sino kayo. Pero kayo ho ang aming naiisip madalas. Bukod doon sa mga security guard, di ba, nakabalat din sila eh. Tapos yung ating mga sales ladies, ayan. So ngayon, alamin natin, maya-maya ho sa ating makakasamang doktor. Siyempre meron tayong makakasamang orthopedic surgeon. Pagdating ho naman sa usapin ng heel pain, yan, sakit sa sakong, ha? Maya-maya pa ba? Nandyan na ba? Ah, nandyan na. Alright, sige. Dahil nandyan na ho ang ating doktor, kilalanin po muna natin siya, ha? Ang ating pong doktor na makakasama ngayon, sabi ko nga kanina, isa hong orthopedic surgeon. Isa po sa grupo ng mga professional na madala syempre, di ba, na nakakapagbigay ho sa atin ng gabay, syempre, itong mga orthopedic surgeons natin. Okay? Kaya para gabayan po tayo, ito na kilalanin na natin. Si Dr. Adriel Vincent ay mula po sa UST, nagtapos po siya ng medisina doon. At sa UST din po siya natapos ng kanyang Orthopedic Surgery Residence Training Program. Ang Foot and Ankle Surgery Fellowship naman niya ay natapos po niya sa Nara Medical University Hospital dyan sa Japan. Siya po ay Fellow ng Philippine Orthopedic Association at member ng Philippine Orthopedic Foot and Ankle Society. Kaya ito na, i-welcome na po natin si Dr. Adriel Vincent Ang. Isa pong orthopedic surgeon. Good morning and welcome po sa Pinoy MD sa Double B Doc. The doctor is in. Ayan. Good morning din po sa mga nakikinig at nanonood sa Pinoy MD. Yes. Morning po. Good morning, Doc. Thank you sa pagbigay ninyo ng panahon para gabayan kami. Alright. Thank you din po sa pag-invite. Yes, thank you, Doc. Adriel ho, ano? Adriel, tama yung pronunciation. Po. Alright. Yes, alright. Ito, Doc, kasi marami tayong mga kapuso, di ba, sumasakit ang sakong. At pag masakit ang sakong, maraming iba-ibang dahilan. Kaya baka pwede hong malaman ano-ano yung mga ito para maiwasan natin. Okay. Ang mga causes po, sanhin, ng mga sakit sa sakong, marami po kasing rason yan din. Pero ang mga common po, usually pag ang tao ay overweight, madalas dyan yung mga pagsusuot ng mga maling uri ng sapatos, yung mga masisikip, lumang sapatos. Mm-hmm. Tapos yung mga sapatos na kulang sa arch or yung suporta sa paa, mm-hmm. Nandyan din yung nagkakaroon ng injury o trauma sa sakong nila. Pwede rin po, Ma'am Connie, na sa pamamaraan ng paglalakad. Madalas po, Ma'am Connie, yung mga nakayapak sa bahay. Ay, oo. Nagkakos po rin po yan ng heel pain. Ay, talaga ba? Hindi lang pala pag nakasapatos, no? Pati yung nagpapaa? Yes, opo. Bakit? Kasi tayo mga Pilipino, kasi po yung arko po ng paa natin, dapat mm-hmm. po madalas may suporta. Pag flat po yan, tapos syempre po ang sahig natin ay matigas. Nag-accumulate po yan ng trauma. I see. Isa pong rason ng koni is yung madalas na pagtayo o yung malayo na paglalakad. Kasi po ito po ay overuse o repetitive syndrome na tinatawag na nagiging sanhi po ng pananakit ng ating sakong.
Ayan, napakaganda at ngayon ko lang nalaman, pati pala yung mga nakayapak, no, madalas, yes, sila rin pala ay prone na magkaroon po ng sakit sa sakong, ano, ibig sabihin yung heel pain na tinatawag natin. Yes, kasi nabanggit ninyo yung mga, itong madalas yung naririnig natin, di ba, yung kapag may masakit, parating nakokonekta doon sa tinatawag na plantar fasciitis ba yun? Parang doc, yes, ganun, di ba? Ano ba, lahat ba ng sakit sa sakong yan ang sakit na tinatawag plantar fasciitis? Actually, ang plantar fasciitis po, ito po ay isang condition kung saan ang ating plantar fascia o yung sapin po ng ating talampakan ay ito po kasi yung plantar fascia, ito ang ginagamit natin bilang suporta ng ating paa tuwing tayo nakatayo, naglalakad o gumagalaw ang ating paa. So, pag ito po ay na-overuse nga po or mali ang paggamit, namamaga ito. Pero Ma'am Connie, regarding po dun sa question ninyo kung lahat po ba ng pain sa sakong ay plantar fasciitis, hindi po. May mga ibang rason kung bakit minsan sumasakit ang sakong. Ito po ay pag may fracture, bale, ang ating sakong, pwede rin po na may heel spur. Mm. Pwede rin po na minsan arthritis na ng sa ankle natin. Ayan. At kung sa bandang likod naman po ng sakong ang pain, usually po ito ay tinatawag na Achilles tendinitis. Ayun. Pero most of the time po, Ma'am Connie, ang diagnosis natin siya nakikita sa mga pasyente natin ay plantar fasciitis po. Ayun. So, ibig sabihin talagang ang dami, no? Na pag, yes, pag pinag-usapan natin, parang napakasimple, pero actually masakit siya, ha? Diba? Naapektuhan. Minsan parang gumagapang pa yung sakit ng sakong, eh. Diba? Papunta sa may balak sa may area ng paa, di ba? So, pagka ganyan, di ba, ano ba ang po pwedeng magawa para maibsan po yung heel pain? Okay. So, ano ba ang mga paraan na para mabawasan? Usually, ginagawa po natin, ina-advise natin yung pasyente natin na mag-apply ng ice compress. Mm-hmm. Ice or cold compress, mga 10 to 15 minutes, kahit mga 3 or twice or thrice a day. Pwede rin po na mag-stretching exercises. Napaka-importante yan. Exercise natin ang ating mga paa. Ang pagsusuot ng shoe inserts or insoles. At syempre, yung tamang pagsuot ng tamang sapatos. Ayun. O, speaking of pagsuot ng tamang sapatos, pakigabayan naman kami. Ano ba yung dapat guide namin kung bibili kami ng sapatos? Di ba? Kasi napaka-importante pala nito talaga. Opo. Mm-hmm. Importante po kasi ang base sa pag-aaral po, importante ang tamang uri ng sapatos. Mm-hmm. Kasi po malaki pong factor ang nadudulot ito sa ating paa. Minsan kasi po kung mali ang sapatos na nasuot natin, kulang po yung suporta sa ilalim ng paa natin. Nagsasanhi po ito ng pamamaga o micro-trauma sa ating plantar fascia. So pag bibili po ng sapatos, tatandaan po natin na dapat parating tama ang sukat or size ng sapatos. Napaka-importante. Mm-hmm. Kung huwag po natin ipipilit na kunyari maganda yung sapatos, walang size. Always po tandaan na kailangan tama ang sukat. Komportable sa loob ng sapatos yung paa. Iwasan po natin yung sobrang matataas na takong or high heels. Kasi po, mm-mm, yes po, kasi po wala itong suporta sa ilalim ng talampakan natin. At pag sinuot po kasi ang high heels, hindi na po natural ang itsura ng paa sa loob ng sapatos. Kaya po nagkakaroon dito ng pain. I see. Then next, opo. Then, opo, kailangan malalambot at matibay yung swelas. Advice ko rin po na magsusuot para din ng komportabling medyas po. Medyas. Oh, speaking of, kasi nabanggit nyo kanina, yung insoles, no? Pagka yes, sinabi natin insoles, para dun sa mga nakikinig na hindi ho alam ko ano ito, nakakatulong ba yung paglalagay po daw na yan? Opo, Ma'am Connie. Nakakatulong po ang paggamit ng insoles. Yun yung parang sinusuksok natin sa sapatos. Yes po. Diba? Meron po, opo. Yun po yung sinusuot sa ilalim ng sapatos. Meron po mga prefabricated or nabibili sa mga mall na insoles. Mm-hmm. Ang rason po para masuot, para so gamitin ito ay kasi po naiibsan nito yung pressure sa ating plantar fascia. Mm-hmm. Nakakatulong din po ang pagsuot ng insole upang mabigyan ng stability
yung ating mga buto sa ating talampakan. I see. Ayan, napakaganda. Hindi ba? May mga natututunan tayong mga tips. So, insole, makakatulong yes, pala. Pa. Okay. Pati medyas pala, hindi pwedeng masyado yes. masikip, no? Hindi baka pa. Hindi na dumalo yung dugo natin. Dugo. Okay. So, nakaka-contribute din yung masikip na medyas sa pagsakit yes, po pa. Ng sakong. Okay. Gandang tip niyan. Pero ito, Doc, pagka talagang hindi humaiwasan, masakit na eh. Kaya talaga hong panay-panay kasi. Ito suot daw ng sabi nga nung ating mga kapusong mga bangkero, yung mga bangkero talaga, naka-heel sila madalas, di ba? Kasi yeah, yun yung kanilang part ng uniform. Masakit na eh. Nakakatulong ba na uminom ng mga painkillers? Halimbawa yung naproxen. Ang mga gamot po tulad ng naproxen ay nakakapagbigay ng lunas para sa mga sakit na nararamdaman natin, lalong-lalo na po tulad ng heel pain. Mm-hmm. So, importante po kasi sa pasyente yung mabilis at mabisa na pain reliever. Tapos, maganda rin po sa kung tayo ay iinom ng pain reliever, ito ay long-lasting. Para makabalik tayo sa ating normal na buhay at na walang iniindang sakit. I see. Oh. Pero ito ho ay safe. Ligtas itong inumin yung naproxen, lalo na sa mga may sakit na, mga comorbidity, sakit sa puso, high blood, ano pa ba, diabetes, di ba? Ano bang atin dyan na maipapayo? Base po naman sa pag-aaral, ang naproxen po ay ang may pinakamababang cardiovascular risk if ikukumpara po ito sa ibang uri ng pain reliever. Base rin po doon sa mga pag-aaral na yan, naproxen po ang preferred na pain reliever kapag yung may tao ay may niintang sakit ng katawan tulad tapos may karamdaman pa po siyang iba tulad ng mataas na cholesterol, obesity, diabetes. Oo. Oh, pero pagka halimbawa merong family history, hindi alam na meron pala talaga siyang comorbidity, safe din itong inumin, Doc? Opo, para po sa mga taong hindi pa naman din diagnosed pero may family history or yung lifestyle po nila yes. ay may cardiovascular risk factors gaya ng mga mahilig manigarilyo, yung nga po, mga obese, napatunayan naman po na safe ang naproxen po para sa kanila at walang naitala na hindi magandang record ang naproxen with regards to this. Ayun, napakaganda naman. At least meron tayong maiinom safe, di ba? Yep. Pero sa mga nagtatanong dito, saan ho kayo po pwedeng puntahan para sa consultation, Doc? Ang clinic ko po is sa VRP Medical Center. Ito po ay nasa Mandaluyong, EDSA Mandaluyong. At nasa Health Cube Shaw Boulevard din po ako. Ayan. Hahanapin po namin kayo, Doc, ha? Thank you, Dr. Adriel Thank Vincent. Thank you po, Ma'am Connie. Thank you. Thank you po Thank sa you po. Inyo pong oras. Yan po naman si Dr. Adriel Vincent, ang ating pong orthopedic surgeon na naging gabay natin, boses na gabay para ho sa lahat ng mga sumasakit dyan, ang ating sakong, ha? At syempre, ang aking paalala lamang din, ano, sabi nga ni Doc, di ba, may mga pag-aaral na talagang safe naman inumin itong naproxen. At doon sa mga may arthritis na banggit din kanina ni Doc, diba? Baka minsan yan yung dahilan kung bakit sumasakit ang ating mga sakong. At least good news, no? Sabi nga nila, pagka may pain ka, buti dapat talagang safe, diba? Buti na lang talaga may Flanax, the most prescribed naproxen brand by doctors. May pag-aaral nga po na ang Flanax, tulad ng ito, yung naproxen, gaya po ng Flanax, may mababang risk yan sa ating puso. At ang maganda, mabilis po ang bisa nito. It works as fast as 15 minutes, tapos tumatagal ng 12 oras ang ginhawa. Kaya hindi tayo basta-basta, di ba, na magkakaroon ng panay-panay na pag-inom ng kung ano-ano na hindi naman mabisa. Ito, 12 hours straight. Oh. Kaya pag may pangamba ho tayo sa pain medicine, don't worry, maging panatag, mag-Flanax. Naproxen Sodium is a generic name of Flanax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang ating oras, 7:54 na, pero hindi pa ho tapos ang Pinoy MD sa Double D. Babalik tayo para naman pag-usapan ang tungkol sa female infertility o yung mga hirap po na magbuntis sa mga kababaihan. Tutok lang po kayo, babalik kami agad dito pa rin po sa Pinoy MD sa Double B. Pinoy MD sa Super Radyo DZBB kasama si Miss Connie Season. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Alina't pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD sa Double P Pinoy MD with Connie Pinoy MD pa.
get healthy. Sa panahon ng kalamidad ay dapat I am ready kayo palagi at tiyake na meron kayong go bag. Kabilang sa mga laman ng go bag ay ang pagkaing hindi madaling masira tulad ng biskwit, delata at instant noodles. Dapat ay may inuming tubig, instant coffee, tsaa at gamit na pangkain. Magbaon din ang personal hygiene products kabilang ang toothbrush, toothpaste, sanitary napkins, sabon at shampoo. Tiyakin rin merong first aid kit ang inyong go bag. Magbaon din ng pocket knife na may can opener, flashlight o lighter at lubid. Magbaon din ng pito o mga bagay na maaring gamitin upang makagawa ng tunog. Dapat naglalaman rin ang go bag ng safety goggles, mask, surgical gloves at kapote. Magbaon din ng radio, baterya, power bank, charger at extension cord. Huwag ring kalimutan sa go bag ang magaan na sapatos o chinelas, jacket, kumot at sleeping bag. Magbaon din ng damit na tatagal ng hanggang 3 araw. Mga kapuso, laging maging I am ready.
sa Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Yes, magkasama pa rin tayo. It's a date, kaya ito ho pag-usapan na natin. Ang ating oras muna, 8:01 na. At makakasama ho natin, like I promised earlier, yung ating pong isang doktora naman. Nagagabay ho sa ating mga kababaihan, lalo na yung mga hirap ho na magbuntis. Okay? Makinig, makinig. At ipapakilala ko na po sa atin ang ating pong pangalawang Pinoy MD. Alam nyo ho, ang ating Pinoy MD sa araw na ito, isang hong reproductive endocrinologist and infertility specialist. Yan. Siya po si Doktora Amity Casurao Trono. Nagtapos po ng medisina mula sa UERMMC at ang kanya pong in vitro fertilization training ay natapos naman po niya sa Santati Fertility Center sa Mumbai, India. Kasalukuyan po rin siyang nagtatapos ng kanyang Master's in Healthcare Management sa UERMMC at Section Head sa Reproductive Medicine sa Sacred Heart Hospital dyan naman sa Malolos, Bulacan. At sa kabuuan ng Pinoy MD ho ay malalaman pa natin ha kung ano yung mga konektado siyang ospital. Maya-maya i-announce natin. Kaya i-welcome na po natin sa Pinoy MD sa Double B si Doktora Amity Trono. Good morning! The doctor is in! Maganda umaga sa inyong lahat. Thank you for having me here. Yes, thank you ma'am. Kami ho magte-thank you kasi doktora talagang kailangan ng gabay ng marami ho sa ating mga kababaihan. Diba? Pagdating ho ang usapin ng hirap sa pagbubuntis. Marami hong mga sinasabing causes ng infertility o hirap po sa pagbubuntis. Pwede ho bang malaman para ho bilang gabay na, pangunang gabay, kung bakit nagkakaroon ng female infertility o hirap po yung ilang mga babae na magbuntis? Actually, ano yan eh, marami talagang causes. Minsan pupunta ang mga pasyente sa akin para sabihin na wala naman pong problema yung asawa ko, wala naman po akong problema, pero hindi nila hindi sila aware or hindi nila nalalaman na maraming pwedeng dahilan tulad ng hormones na galing sa utak. Mm-hmm. Pangalawa eh kung barado ang fallopian tubes, kung hindi nangingitlog, kung meron tayong mga anomalies or may mga problema sa matres, may problema sa similya ng lalaki, at minsan may mga kahit mga immunologic problem, no? So, kahit mga simpleng bagay tulad ng masyadong malaking timbang, paninigarilyo ng babae, pag-inom, hindi pagkain ng tama, more preservatives, hindi naaarawan, no? Pati yun! Kahit maliliit na bagay. Kaya nga, it's part of my counseling usually sa patient, kahit yung mga maliliit na bagay na yun, no, sinasabi ko sa kanila kasi makakatulong talaga din sa atin. Napakaganda, no? Ang daming hindi nakakaalam na pati pala yung pagpapaaraw, no? Kung kulang ka, pwede pa rin maging factor yan, ano, ng paghirap. Napakasimple kung isipin natin, pero may effect lahat, no, ng ating pong ginagawa sa buhay. Lalo na yung mga pagkain natin, yung exercise, nabanggit ba, parang sabi nyo kasi kanina, pati timbang, may factor din pala yun, ano? So, makakatulong ba yung regular exercise din? Tama ka dyan, no? Yung exercise kasi, ano yan, no? It can go both ways actually. Pag walang ehersisyo at medyo mataas ang timbang, nakakadulot din to or nakaka-contribute sa hirap sa pagbubuntis. Doon sa other end ng spectrum, pag sobra din ang exercise, no? Magbulat tayo na, talagang pwede rin yon. Kaya nga maraming atleta, hirap magbuntis, or yung masyadong mapapayat at masyadong aktibo, no? Isang parte din yon. Kaya yung iba pinaglilalo namin sa severe or very vigorous na exercise. Ang recommended is usually mga 150 minutes per week. Kung susumahin mo yon, at kung i-breakdown mo naman siya, siguro mga 30 minutes to, 30 to 40 minutes, 5 times a week. Yun ang pinaka-health. I see. Oo. Factor din daw ang edad, 'di ba? Alam naman natin 'yan, ano? Ano ba yung tamang edad na pinaka sabihin na natin most conducive time, 'di ba, para magbuntis ang isang babae? Actually, pag ready na siya. Or age. Pag, ano? Pag ready na siya. Kailan magiging ready ang babae magbuntis? Yun yung siguro sa edad muna tayo. Ano ang more or less ang pinaka perfect age magbuntis? Wala kami sinasabi na perfect age, no? Pero pinakamaganda siguro, ideal,
bago mag 35 years old. I see. Now, pag 35 years old, nakita nila sa pag-aaral na pag dumating ng 35, pataas, bumababa na kasi talaga. Actually, kada buwan naman talaga bumababa ang ovarian function. Pero pagdating mo ng 35 years old, mas mabilis ang pagbulusok ng pagbaba ng ovarian function. Okay. Kung ibig sabihin nun, kung gano'ng yung mga reserva ng itlog ng isang babae, mas bumababa pagdating sa 35. Meron tayong mga nakikita, halimbawa sa mga sine, di ba? Minsan may mga movies na nagde-depict na kailangan may certain time of the day na kailangan magtali ka mag-asawa. Tapos talagang kailangan dun mismo kasi nag-ovulate yung babae. So may ganun talagang practice, doktora, kung talagang hirap magbuntis, meron bang ganung practice o gabay na mula po sa mga doktorang katulad ninyo na nagsinasabi nyo, kailangan ganitong oras. Ano ba yun? Ako ang sinasabi ko sa pasyente ko, no, kahit anong oras pa yan, ang pinaka-importante is kung saan parehas nila gusto. Kasi minsan, napipilitan na lang ang mag-asawa. Oh, no? May pressure. Pag matagal, pag matagal na silang magkasama, pag inuuna ang priorities ng pagtatrabaho, usually ngayon, ang career woman na ang mga babae, ang mga lalaki ay providers. No? So, dahil dyan, ang isa pag sinabi ko, meron bang importanteng oras? Ang importanteng oras ay yung gustong-gusto niyong dalawang magtali kasi ang orgasm ay nakakatulong sa pagbubuntis, no? Orgasm or yung para both sa babae at sa lalaki. Pangalawa, yung ovulation, yung timing naman sa isang cycle, ang pinakamaganda kung regular kang nagme-menstruate or nagre-regla ng 28-day cycle, meaning kada 28 days ang regla mo, usually, nasa day 12 to day 16 ang pinakamagandang timing ng contact. Pero base dun sa araw, kahit kailan, basta importante, gusto nilang. Kahit saan. Hindi naman kahit saan. Ibig sabihin ko, kahit anong oras. Ay, basta gusto nila parehong gawin. Kasi nga naman, baka ma-pressure yung iba, di ba? Hindi rin maganda yun. Sinasabi nila, may mga ibang babae kasi, nabanggit ninyo yung menstruation. Napakalaking factor ba nun na kung halimbawa irregular na, simula sa pool, yung pag-menstruate, kailangan ba niyang magpatingin na ng isang babae kung irregular yung kanyang menstruation? Dahil baka maka-affect yan later on kung gusto niya na magbuntis? Uh-huh. Oo. Actually, yun ang nagiging problema namin pinsang mga spesyalista, no? Ang ginagawa minsan kasi, ang naipapayo sa mga bata, sa mga teenagers, sasabihin sa kanila na, hindi regular, normal lang yan sa edad mo na nagsiskip ka ng cycle mo or hindi regular ang menses mo. So, pagdating sa amin, minsan 20 years old na, matagal na pala silang irregular. So ako po, ang payo ko sa mga magulang, the moment na nagkaroon ng first menses ang anak ninyo or unang regla ng bata, pwede nyo lang dalhin sa pediatrician, gynecologist, or kahit sa OB-GYN para maturuan sila mag-track ng menses nila. Kasi yung mga irregular ang mens or regla, sila din yung hirap mangitlog at hirap magbuntis, no? So, mas maganda yon kung irregular ang menses, as soon as mag-irregular menses, dalhin na agad sa OB-GYN. Huwag na natin intayin na plano ng magbuntis. I see. So, parang ano na yan, obligasyon na yan din syempre ng mga magulang sa kanilang mga anak no, na nag-menstruate. Kung irregular talaga, baka something is not right, no? Pwedeng magabayan pa ng mga doktor na pwedeng later on kasi magkaroon pala ng effect. Alright. Doktora, meron din kasi mga nagtatanong dito na mga kapuso natin. Sinasabi nila, paano naman daw? Minsan ba ang yung mga nagbuntis one time, di ba, ng anak? Tapos hirap na after that. Ano pa rin yan? Nagiging, ano ba yan? Case din ba yan ng female infertility? O dahil nakapanganak na siya, okay na? Hindi. Ang tawag po namin dyan ay secondary infertility. Ito yung mga tao na nagbuntis na noon, isa or dalawang beses, as hirap na ulit mag-try magbuntis. Maraming pwedeng reason. Number one is aging. No? Tumatanda. Uh-oh. Nagbuntis ka na dati, tumanda ka na ng 3 taon, tumanda na din ovaryo mo ng 3 taon. Pangalawa, ang sinilya din ng lalaki kasi tumatanda. Pumapangit din yan. Pangatlo, yung pag-block or pagkabara ng fallopian tubes, especially kung may previous infection or previous surgery, kunyari na CS sila dati, pwede yun, no? Pwede magkapeklat yung mga fallopian tubes. Tapos minsan, kung yun na nga, kapag irregular menses, tapos nagbuntis na isang beses dahil naka-jackpot dun sa isang ligaw na ovulation,
sasabihin niya, okay naman ako, nagbubuntis ako kahit irregular menses ako. Pero hindi ibig sabihin na magiging madali yung mga susunod niyang menstruation. I see, or, pregnancy. Oo. Mamaya, papasagot natin sa inyo, bibitinin muna natin ha. Kaya lang ito yung mga tanong nila. Gano'ng katagal yung waiting period na tinatawag para sabihin na dapat magpa-work up na ang isang couple o mag-asawa? Parang dun sa tinatawag na infertility, di ba? So, mamaya ho, papasagot natin yan kay Doktora, ha? Naku, ang dami ng tanong dito, Doktora. Ang ating pong oras, 8:11 na po ng umaga. Babalik pa rin po ang Pinoy MD sa Double B. Dyan lang kayo. Ito ha, ito nga muna ha. Kasi nga ang aking paalala parati tungkol pa rin ho sa atin namang kalusugan, di ba? Kapag ka, syempre, tayo ho ay nakakakita ng check. Ang tanong ko dyan parati, anong pumapasok sa ating isipan pag may check, di ba? At pag may check, ang ibig sabihin po niyan, tama, di ba? Wasto, correct. Talaga naman. Eh, ang check po ng RiteMed. Ano ang ibig sabihin? Ito ang ibig sabihin niyan. Pag may check, high quality. Pag may check, abot kaya. Yan ang ibig sabihin ng check ng RiteMed. Dahil nga po yung mga gamot ng RiteMed, abot kaya ang presyo. Pero, syempre, hindi naman nasa sacrifice ang high quality nito. Diba? Yung pagkakagawa. Kaya okay na okay. Kaya kapag ang hanap po natin ay gamot, huwag tayo mahihiyang magtanong. Hanapin ninyo, may RiteMed ba? Diba? May check, di ba? Hanapin niyo yung pulang check ng RiteMed. Yan. And for a list of RiteMed products, ito na ho ah, bisitahin niyo po yung kanilang Facebook page or website. Ito po ang pupuntahan natin, www.ritemed.com.ph. Pero tandaan, syempre, if symptoms persist, consult your doctor. Ang ating oras, 8:12 na po ng umaga. Diyan lang ho kayo, babalik kami. Pinoy MD sa Super Radio DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Gusto mo bang malaman kung paano sisigla ang iyong katawan? Halina't pakinggan ang payo ng mga eksperto sa kalusugan sa Pinoy MD, sa Double B Pinoy MD with Connie Pinoy MD para happy at healthy. Iwas sunog. Ilang paalala kung paano makaiiwas at magiging ligtas ang ating mga tahanan laban sa sunog. Huwag mag-imbak ng flammable liquid tulad ng gaas at alcohol sa bahay. Ilayo sa mga bata ang mga posporo at lighter. Ilagay ang nakasinding kandila sa palangganang may tubig. Ipaayos ang sirang appliances. Huwag mag-overload ng outlet at huwag gumamit ng sirang cord. Ilayo ang flammable liquid at iba pang combustible material sa kalan. Bunutin sa saksakan ng appliances kung hindi naman ginagamit. Siguruhing walang leak o tagas ang tangke ng inyong LPG. Iwas sunog tips. Ilang paalala mula sa Bureau of Fire Protection. Paano sisigla ang iyong katawan? At...
Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Yes, ito na ang sunod-sunod na mga tanong natin. Doktora Amity, are you still there, Doktora? Yes, I'm here. I'm excited to answer all the questions. Ayan na, ang dami na nga tanong. O sige, doon tayo sa nabitin nating tanong ha. Ano ba ang ideal na waiting period, yung paghihintay ng mag-asawa para bago sila pumunta sa mga katulad po ninyong eksperto para magpa-work up na? Ang definition kasi ng infertility, yung hirap magbuntis, no, is isang taon na may regular na pagtatali at hindi pa rin nag-buntis. I see. Doktora, sandali ah. Medyo humina yung audio ni Doktora. Sige po, pakiulit lamang po, Doktora. So, pagka 1 year na dire-diretso naman sila nagtatali tapos hindi pa rin nabubuntis, is that already a sign na dapat magpa-work up na po ang mag-asawa, Doktora? Ayan, o sige po. Inaayos natin ang ating linya ng komunikasyon dahil napaka-ganda na nito. Ito na yung mga tanong ninyo, ha? Para ho nang sa ganoon ay talagang magabayan tayo ng tama. Lalong-lalo na ho doon sa mga hirap na mga mag-asawang magbuntis. Nakakatuwa yung mga tanong ninyo, ha? Ito na, si Doktora. Doktora, are you there? Okay na po? Yes. Ayan, Doktora. Oo. So balikan natin. Sabi niyo kanina, 1 year dire-diretso naman na nagtatalik pero hindi pa rin nabubuntis. Is this the sign na talagang kailangan na ho nilang pumunta sa isang espesyalista para magpa-work up? Kailangan ko palang i-mention din, dapat regular ang sexual contact. Okay. Ibig sabihin ng regular is 2 to 3 times a week. Kapag okay. Ang contact natin is once a month, hindi po considered na regular yun. Ah, okay. So, dapat 2 to 3 times a week na walang contraception at isang buong taon na nagsisubok talaga at hindi pa rin nagbubuntis. Hindi po counted kapag ang asawa ay seaman at wala ng 9 months. 9 months wala sa bahay. Oh, tapos 3 months lang kayo nagkikita. Pag umuwi pa, ay nasya-shopping muna. Ayun. Tapos isang beses na lang magkukonta. Pero para sa mga pasyenteng gano'n ng setup, may mga asawang seaman, alam natin na hindi kayang mag-regular na sexual contact. Maganda rin na magsangguni na sa mga espesyalista, no? Pangalawa, para sa mga pasyente, kahit po wala pang isang taon, pero 35 years old na nagpakasal, kahit after ng wedding nyo, pwede na kayong magpatulong sa mga espesyalista. Kahit mga less than 35 years old, pero naninigarilyo ang babae or lalaki, irregular ang menses, at may mga dysmenorrhea, may mga gynecologic concerns, kahit wala pa kong isang taon, pwede na kong lumapit sa mga espesyalista. Huwag na kong nating intayin na magtagal pa at mas maging malala ang mga causes ng infertility bago sumanggol. Ayan. At ito, ang dami ng mga tanong sabi ko nga kanina. Si Kuya Leo Olidan, sabi niya, nakaka 16 injections na daw. Nagtetest, no? Pero hindi pa rin nakakabuo. Parang ano bang nagiging dahilan? Bakit kaya nagtumatagal? Kahit na may mga win-workup na, may mga process na pinagdadaanan. Kasi hindi po siya, Kuya Lina, hindi po siya one size fits all, hindi siya tigahon, no? At saka depende ko ano ibig sabihin po ng 16 na injections. Hindi po kasi ako sure maliwanag sa akin ko ano ibig sabihin. Pwede po kasi injection ng sigilia. This is artificial insemination. Yung sinilya ay pinapasok sa loob ng matres. Kung 16 na po ang 16 times na kayo nagdaganon, baka pwede na po nating itigil kasi may iba namang mayaming ibang options. Baka kailangan tignan yung ibang bagay, no? Usually, kapag hindi gumagana yung mga basic na may pinapainom pampaitlog, tapos magta-timing ng contact, mukhang kailangan na ho talaga ng tulong. Tulad nga, meron pa tayong mga artificial insemination, may in vitro fertilization, pero siguro sa ibang pagkakataon na yon. But kung ang question ay bakit kahit despite all these efforts, meron hindi pa rin po nagbubuntis, marami po tayong dapat i-explore pa. I-check natin yung sinilya, i-check natin yung blood hormones ng babae, no? Yung mga hormones na galing sa utak na nagsasabi sa ovaryo na mangitlog, kailangan din nga, sabi ko, i-check yung mga fallopian tubes natin. At yun na nga, minsan may mga immunologic testing. Minsan ho kasi may parte ng babae na nire-reject ang part ng lalaki.
For example, yung mga meron silang antibodies or yung soldiers mm-hmm. na panglaban sa sinilya ng lalaki. So, pag-contact pa lang, nilalabanan na yung sinilya. Or sometimes nabubuntis, tapos yung may antibodies or yung mga sundalo sa katawan ng babae na nire-reject niya yung embryo or yung pagbubuntis kasi may parte ng lalaki. So, parang foreign body yon or kakaiba sa kanya. So, nilalabanan niya to. So, marami pang ibang dahilan, ano? Kaya dapat mas maganda na mag- kumonsulta sa specialist para matulungan. Hindi to pwedeng ano, kailangan pumunta talaga sila eh, no? Magpa-work up talaga, diretso, face to face kumbaga. Ito ho, may mga tanong tayo dito, 7340. Good morning po Miss Connie and Dr. Rono. Kapag po ba naoperahan at tatanggal na yung isang ovary, posible pa bang magbuntis? Yan po ang tanong at nagpapa-shoutout sa Bacharo family ng Valladolid, Negros Occidental. Doktora, yes po. Pwede pa, pwedeng, basta may isa pa. Pwedeng pwede pa. Kaya alagaan mo yan, huwag maninigarilyo. Mag-take tayo ng mga proper nutrition, magpa-araw tayo, mag-exercise. So, pati alcohol ha, yung mga beer, ganyan, iiwasan din natin. Ayan. Para maalagaan mo yung ovaryo mo. Eto pa ho, isisingit na natin mula kay Norma Garcia naman. Yung po bang PCOS o yung polycystic ovarian syndrome nakaka-cause ng infertility at nagagamot din ho ba yan? Okay. Number one, ang polycystic ovarian syndrome is a lifelong disease. Ibig sabihin, pag meron kang PCOS, hanggang pagtanda mo may PCOS ka. Pero hindi ibig sabihin, hindi ka na magbubuntis. Nakaka-contribute talaga siya sa hirap pagbubuntis dahil irregular ang ovulation. Hindi nanginitlog ng regular ang babaeng may PCOS. Mataas din yung mga inflammatory hormones niya sa katawan. No? Pero ang good news is, kayang-kaya natin tulungan ang mga may PCOS patients para magbuntis. Ayan. Ito pa. Doktora, pwede pa bang magbuntis ang 48 years old na babae? Ito rin ang tanong ni 6054. Pwede daw bang magbuntis kahit anong edad? Ayan. Yes or no, doktora? Sa totoong buhay, basta nangingitlog, nagre-regla, pwede pa. Pero, syempre, yung quality ng eggs, hindi na masyadong maganda. So, pag nagbuntis, baka maraming abnormalities or hirap magbuntis. So, pag-isipan natin mabuti. Ayan. Sige po, mga kapuso ha. Marami pa tayong mga tanong na babalikan. At ang ating pong oras, 8:23 na ng umaga. Diyan lang kayo, babalik tayo sa mga tanong ninyo. Pinoy MD sa Super Radio DZBB kasama si Miss Connie Season. 5S kontra dengue. Para makaiwas sa dengue, tandaan lamang ang pagpapatupad ng 5S kontra dengue. Una, search and destroy mosquito breeding places. Pangalawa, self-protect. Pangatlo, seek early consultation. Pang-apat, support fogging and spraying in hot spot areas. At panglima, sustain hydration. Iwas dengue tips mula sa DBTV at Department of Health. Paano sisigla ang iyong katawan?
Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Doc, totoo ba? Eto na, Doc, ha? Diretso na tayo sa mga tanong na pinagsama-sama namin para magabayan kami kung totoo ba o hindi. Ito na ang unang tanong. Hindi ho magkakaanak ang babaeng na diagnosed na may breast cancer. Doc, totoo ba? Pwede pa. Pwede. Nagre-recover sila usually after chemotherapy. Pag during chemotherapy, ng breast, yung breast cancer itself does not cause infertility, yung breast cancer. But the chemotherapy na binibigay sa mga pasyente, yun ang nag-cause ng amenorrhea or walang pag-memens, no, during that time. Alright. Usually, nakaka-recover naman sila. Okay. Doc, totoo ba? Payo po ng lola daw niya, pagkatapos magdalik ng mag-asawa, kailangan daw bahagyang itaas ang kanyang binti para siguradong mag-meet ang sperm at egg cells nilang mag-asawa. Doc, totoo ba? Hindi po, kahit tumumbling pa kayo, basta maganda ang sinilya at itlog. At tama ang timing, pwedeng magbuntis. Oh, ito naman yung mga naniniwala sa pagsasayaw sa ubando. Totoo ba? Doc, nakakatulong daw. Alam mo, hindi ko kayang sagutin yan. Ay, I know. Dahil kung pasyente pumunta sa ubando, hindi ko sure kung dahil sa akin or dahil sa ubando. Okay. O kung hindi makakasakit, okay lang. Ito naman. Doc, siguro magandang sabihin na lang din natin, overall, dun sa mga nagtatanong, papaano ba magkakaroon talaga ng successful pregnancy? Ano hong payo nila? Okay, magdun tayo sa maliliit na bagay. Sabi ko nga, magpa-araw kayo kasi nakita nila sa pag-aaral ang mga pasyente na may infertility, no, mababa ang vitamin D. Nakukuha yun sa araw eh. Mm-hmm. Tapos kumain tayo ng nutrition, mostly Mediterranean. Tanggalin natin ang mga preservatives, yung mga frozen food, masyado mataas asukal sa mantika sa maalat. Tapos more of the fish, vegetables, huwag tayo mag yung maraming hormones sa mga chicken. Okay. No? Exercise, kahit man lang simulan yung maglakad kasama ng husband niyo sa gabi, kahit 15 to 30 minutes man lang sa gabi. Okay. Tapos regular na contact. Kasi ayan, hindi tayo magbubuntis kung hindi tayo magkocontact. Dapat 2 to 3 times a week, sabi niyo nga, ano? Yes. Ayan. Okay, habol na mga kapuso. Ito naman, doktora, saan ho kayo naman makocontact para sa konsultasyon? Okay, I will just give out the number of my secretary, no? 0917-620-421. So 0917. Oh my gosh. Adibale, meron kayo sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City, meron din sa UERM Medical Center at sa Rizal Medical Center at maging sa Sacred Heart Hospital dyan po naman sa Malolos, Bulacan. Ayan, tinulungan ko na kayo, doktora. Puntahan nyo. Thank you so much, doktora. Ha? Doon po sa mga nakatutok sa atin, maraming salamat. Alam ko na bitin kayo sa dami pa mga tanong dito, pero baka, who knows, pwede ho yan na mag-part 2 tayo, ano, at marami pang tanong na dapat masagot si doktora Amity Trona. Thank you again and God bless. Ayan, mga kapuso, ang ating oras, 8:29 na po ng umaga. Antabayanan po ang consumer at iba pa. Maya-maya na ho yan, susunod na. Until next Saturday, God bless po and stay safe and healthy and happy. Hydrate, ha? Inom po tayo ng tubig dahil napakainit na ng panahon. Ingat po kayo and God bless. Bye! Pinoy MD sa Super Radyo DZBB. Kasama si Miss Connie Season. Tapat sa balita, yan ang aming anata. DZBB Super Radyo 594. Laging naka-alerto, serbisyo, totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang pinigilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyo, totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag maasahan. DZBB Super Radyo 594, kapusong Pilipino, lahat Super Radyo. DZBB Servisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radyo.